Isang maganda at mapagpalayang araw ng kasarinlan sa ating lahat. Ako si Justin Aguilar at kayo po ay patuloy na nanonood ng Filipino Social Club Facebook Live at ito ang isa sa mga pinaka-inaabangan yung segment ng araw na ito dahil Pinoy Trivia muna tayo. At syempre hindi ako nag-iisa, kasama ko ang nag-iisa ang kauna-unahang Pinoy vlogger in the UAE. Walang iba, yeah! Mr. Judy Sorsano! Okay, so ito guys, magandang hapon po sa lahat po ng mga viewers natin dyan. Ayun, it's about time na gumising tayo ng konti kasi nga ito pa-premium na yes. Ang ating gagawin partner. Kaya sa lahat mga viewers natin dyan, again, isang masayang 122nd Philippine Independence Day celebration natin ito ngayon. So alam naman natin ang sitwasyon natin ngayon. Marami sa mga viewers natin ang nangangailangan ng ayuda, kailangan ng mga pag-grocery, kailangan ng ticket pa uwi sa Pilipinas. At ang ating segment ngayon, ang solusyon, ito ang Pinoy Trivia! At again, ayan. Partner, ibanggitin na natin sa ating viewers kung paano nga ba sila makakasali sa ating game. So, simple lamang po, meron kaming apat na categories na babanggitin. Ito ay Philippine History, Pop Culture. Sa'yo ba, partner? Yes. At maya-maya naman, meron tayong Araw ng Kasarinlan and Philippine Symbols and Festivities. Kaya kung alam mo, okay, or nakapag-aral ka talaga ng maayos yes. Nung nasa elementarya ka pa, hanggang nung magaling kayo high school, kung kaya pa ng memorya mo, okay, maaari kang isa sa mga winners natin tonight na makakatanggap ng mga special gift packs and vouchers from our sponsors. At syempre, sa dulo po ng ating segment tonight, mamimigay tayo ng two-way ticket to Philippines. Sagot yan ng wow! Cebu Pacific. Yes, inaabangan yan ng viewers natin. Dahil kanina, meron ng nag-comment. Batiin natin, partner, yung mga online viewers natin. May nag-comment na sana may patiket naman daw pa uwi ng Pilipinas. Nako, kung nanunood ka pa hanggang ngayon, ito na yung live stream na inaabangan mo, yung part ng live stream. Mm-hmm. So, batiin natin sila. Hi, kay Brian Rubis Sabiret, ayan, nanonood siya. Kay Glenda, ayan. Kung nasan po kayong bahagi ng UAE, pwede niyo pong i-comment yan. Kung mga may pagbati man po kayo, pwede niyo pong i-comment yan at babasahin namin yes. Yan yung partner. Tama yan. At ito yung parte ng ating selebrasyon na kung saan tayo ay makikipag-usap na mismo yes. Sa ating mga online viewers. Kaya kung ako sa inyo ngayon, if you wanted yung isa sa mga kaibigan nyo o ka-flatmate nyo na manalo ngayon, itag nyo na sila at ishare nyo ang ating Facebook Live kasi nga isa sa mga rules natin guys, for you na ma-validate po namin, no, for you to be qualified rather, yes. To be one of our winner, kailangan po dapat nakashare kayo ng ating Facebook Live. Yes, kaya kung ano ginagawa nyo, ano? share na! Yes, at itag nyo na rin ang friends nyo na gusto mm-hmm. nyong mabiyayaan niya yung araw ng kalayaan dahil ilan pa partner ang ine-expect nating manalo sa ating trivia. Okay, so sa mga viewers natin dyan, ito lang naman ang ipamimigay nating mga prizes ngayon. So we have, okay, 122 wow! prizes na ipamimigay sa inyo sa segment lang natin na ito. Kaya ito, gumising na po kayong lahat dyan. Okay, i-charge nyo na yung mga na. Cellphone. Kasi diba, common complaints kanina ng mga viewers natin. Ang nalulobat sila. So, i-charge nyo mga phone nyo kasi mahaba-habang, tawag nito, balik tanaw. Kasi nga, diba, mga trivias ang yes. i-share natin sa mga viewers natin. Tama ka dyan, okay. Partner. At ayan nga, meron pasilip no sa mga mm-hmm. viewers natin kung ano yung pwede nilang matanggap sa araw na ito. Yes. Meron tayong ayan, voucher galing sa ating sponsor na Joy Bubble. Ayan. Ayun. At syempre, pasalamatan natin ang ating very good friend. We have Jerry's Grill kasi mamimigay sila ng voucher din worth 50 dirhams. Wow! Ayan. So, alam nyo na, di ba? Isang meal na yan. Ang mga know? Mahihilig sa mga ano dyan, sa mga adobo rice. Yes, diba? Favorite natin yan, adobong puso rice. At syempre yung mga gustong mag-date, eh, no? Oo, pwede oo. Rin kayong makatanggap ng voucher galing sa Pinesville, Mega Premium, Kamalig Kitchen, at Yang Yang. Diba? Madami yun. Yes. At alam ko, ang laki pa ng voucher. Oh. Mukhang mamaya-maya eh, makakatikim tayo mismo ng kanilang product. Talaga kaya ba, partner? Nako, na-miss ko yan sakto pagkain Bicol. Hello po, maray na hapon sa mga nanunood ng mga taga Bicol dyan. At syempre sa mga kababayan naman natin dyan na malapit sa Umalcuin, ayan, sponsor din po natin ang Face Cafe. So kung namimiss nyo yung mga masasarap na bibingka at kung
mga kakaibang tinapay yes. na gawa ni Ate Daisy. Hi, Ate Daisy. Face Cafe, isa sa mga sponsor natin this afternoon. At saka siyempre, partner, ang ating favorite Chinese restaurant, Chinese Star Restaurant. Ayan, so tamang-tama to, no? Kahit mainit ang panahon, masarap pa rin minsan sa gabi, you can bring your family and friends. At tawag na umorder na ng napakasarap nilang shabu-shabu na yes. very affordable. Kasi diba, pinost ko sa aking Facebook wall, for only just 7 dirhams, 100 grams na na shabu-shabu yun. So, saan ka pa? Tsaka okay. Nothing beats warm food nga, di ba, partner? At hindi lang yan ang mga brands na magbibigay sa inyo ng pagkain dahil marami pa po tayong sponsors na nakapila at magbibigay sa inyo ng papremyo sa hapong ito. Ayan, meron okay. tayong mga viewers. Ayan, yung mga atin. Kung 122 yung mananalo at yung viewers natin ganito, baka lahat kayo pwedeng manalo, di ba? Totoo yun. Okay, kaya ngayon sa mga viewers natin dyan, ito guys, kailangan nyo na pong magising kasi kailangan natin magsimula ng ating trivia. Yes. Okay? At magsimulang mamigay ng papremyo, kailangan po at least umabot man lang tayo ng 300 views yes. or viewers rather. So kung ako sa inyo, i-share nyo na po yan sa mga kaibigan nyo. Tag them now, especially sa mga no work, no pay dyan. Ito guys, kahit papano, meron tayong konting maitulong sa ating mga kababayan na talaga na mga naghihirap sa panahon ngayon ng pandemya. Okay. Or kung nasa Pilipinas man po kayo at nanunood at meron kayong mga kamag-anak o kaibigan na nandito sa UAE, pwede rin po kayong sumali at sa kanila niyo po ibibigay. Wow! So pwedeng yes, manalo pwede. Kahit hindi taga United Arab Emirates. So kung nanunood man kayo, kung nasang bansa man kayo, i-comment nyo yan, babasahin natin yan. Meron tayong mga pagbate, ayan. May mga share badge na sila dito, oo, partner. Meron din tayong mga top fans na nakasubaybay. Hello kay Malu Ramos Royal na nanunood. Kay Red Budoso, ayan, at kay Lenny Antonio. Hello daw sa Juni. Oh, hello! Wow! Hello. Okay, so good afternoon din kay Krisha Duron. To, hello, Krisha. Faradiva Sangkula. At to kay Ian Aldos. Yes. To Lenny Antonio. Ah, siya yung bumati kanina. Hello sa'yo, Lenny. At kay Jeanette na bumabati sa inyong lahat ng Happy Independence Day. Okay. So ito, partner, habang naghihintay tayo, okay, ng number of viewers na hinihintay natin. Para sa iyo, okay, with our situation ngayon, how you're going to define kalayaan? Wow, napakalalim naman diba? Ang tanong mo, partner. Para sa akin kasi, gaya ng nabanggit ko kanina, ang kalayaan hindi lang siya pinagdiriwang sa isang araw. Mm-hmm. Yung kalayaan dapat patuloy na pinaglalaban, hindi lang sa mga susunod na taon, kundi sa mga susunod pang henerasyon. Ayun. Sa akin naman, ang kalayaan is since ito nga, nai-enjoy na po natin sa loob ng 122 taon. Yes. Okay, so ibig sabihin, yung ating human rights, di ba? Yun, na dati ay nasusukol, di ba? Gawa nung tawag nito yung nalilimitahan yung ating karapatang pantao noong panahong hindi pa tayo malaya. So ngayon na dapat na tayo ay malaya na we have to use that freedom, yes. di ba? Para maging successful tayong lahat. So iwasan natin ang siyempre, mang-apak ng ibang tao. Mas maganda pa rin talaga that you become successful hanggang sa marating mo ang iyong pangarap na wala kang naagrabyadong tao. Correct? Napakaganda niyan, partner. Mm-hmm. Ayan. So, araw ng kasarinlan ngayon. So, para sa iyo, partner, kailan ka ba naging malaya? Naalala ko yung masarap naming nakaraan. Ano bang laya na tukoy mo? Kasi mukhang galing ka sa may kulay yung buhok mo eh. Mukhang kakalaya mo lang ba, partner? Oo. And then kasi alam mo na may ginawa tayong proyekto, no? Sa tulad din siyempre ng Alpha Media Production. Abangan nyo po yun, guys. Isang true-to-life story, siyempre. Ng isang kababayan natin na nagkasakit ng COVID-19. So, yung storya na to kung paano sila, alam mo yun, namuhay na bilang isang pamilya na dumaranas ng ganitong taong nito, crisis. Okay? So ito, para sa mga viewers natin dyan, guys, ito na, i-share nyo na po nang i-share ang ating Facebook Live at itag nyo na po lahat po ng mga flatmates nyo para po makasali sila sa ating Pinoy Trivia. Yes. Sabigyan natin sila ng pasample, tama, partner. Tama, partner. Sige, sample. Kunyari, alam ko yan. Sige, ako magtatanong muna sa'yo, partner. Okay, sige. Ato ah, ano ang pangalan ng first love mo? Ay, hindi kasama yun. Pero kung bye! Alam nyo, pero kung alam nyo yung sagot, itag nyo na sa comment section nang ma-shoutout natin yan. Oo. Ito, seryoso na. Ito, sample. Ano ang pangalan ng kauna-unahang Filipino organization na ginawaran ng lisensya para maging legal ang pagsasagawa ng mga kaukulang aktibidad ng mga Pilipino dito sa UAE?
Ayan. Ako, siyempre, mahirap to partner. Hindi mo to alam, feeling ko. Pero sa akin hindi, madaling-madali lang. Siyempre, yes. Yan ay ang Filipino Social Tama. Club. Kung saan kayo nakasubaybay. Yes. Okay, so ito naman, bigyan kita ng sample. No? Para lang sa mga viewers natin, no? Binibigyan namin kayo ng idea kung ano nga ba kadali o gaano kahirap ang ating mga trivia questions. So number one, ito yung sample ko sa'yo. Okay? Ano ang tinaguriang the World City sa Pilipinas? Ay, naku, mukhang mahirap yun, ha? A, bigyan kita ng choices. Sige, sige pa. Makati or B, Intramuros? Naku, mukhang ano sila sa Makati, mayaman sila, so hindi lang wall nandun eh. Mm. So feeling ko Intramuros, partner. Tama ba ako? Very good, nag-aral, yes! Panalo. Okay, para sa mga viewers natin yan, ito, magsisimula na po tayo. Partner, ulitin lang natin ang ating rules sa ating trivia game na ito para mas malinaw para sa mga viewers natin. Tama. Ayan, so simple lamang po ang kailangan nyo gawin, i-share ang ating live stream para magkaroon kayo ng sharer badge. At once na meron na po kayong sharer badge, pwede na po kayong sumagot sa ating trivia. Hindi natin i-announce ng live partner kung sino-sino sila, pero i-message po kayo ng isa sa ating representatives from Filipino Social Club para po sabihin na kayo ay nanalo. So try lang ng try, sagutin nyo lang ng sagutin. Meron ba tayo partner na pipiliin kung pang ilang taong tama ang sagot? Okay, with our number of viewers ngayon, yes. Ito guys ang ating rules. Ayan, may mga sumagot na kanina, partner. Oo nga, galing. Ayan, so subok lang po natin yan, ha. Okay, ito po ang ating rule dito, no. The first 10. First 10. 11. 11. And number 12 wow. Na nakasagot ng tama, sila ang mananalo ng ating papremyo. So ibig sabihin po, isang tanong, 3 winners. Yes. Ang i-announce natin or ang makakatanggap ng ating prizes from our sponsors. Wow, napakadali naman. Okay. Ulitin natin yun guys ha. Hindi, kailangan nyo kung sino yung nauna. Ba't kung sino yung pang-sampo, pang-labing isa at pang-labing dalawa. Okay, ready na kayo? Ready. So again, make sure po to share our Facebook Live para po ma-qualify kayo as our winner. So kailangan po meron tayong sharer badge. Okay, top fan is also good. Okay, yes. Pero kailangan natin ngayon ng share badge. Okay, simulan natin. Yes, partner. Simulan natin sa Philippine history. All right. Okay, for our first trivia tonight, afternoon, no, sa mga nasa UAE, evening sa Philippines, ayan. Sino, napakadali, sisiu, ang pambansang bayani ng Pilipinas? Napakadali. Comment nyo na yan. Again, may mga sumasagot na, sina Prisha, Esther, Pete. Sagutin nyo na, pero para sa mga gusto pa ng choices, okay. Ayan. Letter A, Dr. Jose Rizal. Ka-birthday ko yun? Naku, mukhang malapit ng birthday. Oh, nga pala, inanounce ko birthday ko this month. At letter B, Emilio Aguinaldo. Ayun. May malilito kaya, partner? Tingin mo. Okay, so sino sa inyo ang pang-sampo, pang-labing isa at pang-labing dalawang nakabigay ng tamang sagot yes. Ay makakatanggap ng ating gift pack from our sponsors? Kaya I-comment nyo na yan sa ating comment box sa baba. Yes, at huwag kayo masyado ma-excite. May nag-comment ako na misspell niya pa, Jose Rizal. Sayang naman, di ba? Pwede mo pag-comment ulit. Itama Aba, mo na. Maraming yes. Nag-aaral at nagre-review ngayon, ha? Walang naligaw na sagot. Oo. At huwag lang po yung letter ng choice ninyo. Yes, kailangan nyo po ulitin. Kailangan nyo po, if we are going to give you options, let's say A or B, you also have to write yung word yes. Na hinahanap po natin. Okay, para malinaw lang po yan. So, since first question pa lang naman natin yan. So, again, kailangan po, you have to say it's either A or B, but you have to also to put yung word. Yung complete name, kumbaga, yes. Ng tao. Ayan, marami na nag-comment. Alright, so marami nang sumagot. Batiin natin sila. Hi, Alexandria, Mariam. Naglalabasan na yung mga matatalino ngayon, mga partner. Oo nga. Naku, feeling ko yung iba naka-ready na yung Google search. Oo. So, paano to? Dito may buo pang pangalan. Jose Patricio Rizal. Wow! Yan buong buo talaga, eh, no? Ayos. Okay. So, yan ang ating unang katanungan. I believe meron na po tayong pang-sampo, pang-labing isa at pang-labing dalawa. Kaya ready na ba kayo sa ating second question? Yes, ready. Ready na, Sir Juni. Okay, ang ating pangalawang tanong ay manggagaling sa araw ng kasarinlan category. Oh, okay, napakadali po nito. Ang tanong, pang ilang taon na natin ngayong 2020 ipinagdiriwang ang araw ng kasarinlan?
Nako, parte wala na maghihirap sa mga tanong natin. Malamang yung hindi makakasagot nito yung hindi nanonood sa atin mula kanina. Oo nga. Okay, pero syempre may choices tayo, guys. Ayun. A, 122 years. Mm-hmm. B, 121 years. Ay, nag-minus 1 lang? Oo. Nakakatuwa. So, saan kaya ito? May Chinese calendar bang binababasihan dito? Nako, Gregorian calendar ba yung iba dyan? Ayan. Nako, yung iba, Jose Rizal pa ang sinasagot. Naka-second delayed lang. Delayed lang tayo ng konti sa Facebook natin. So, guys, sagutin nyo na po. Banggitin nyo ang letra at ang sagot. Okay? Na binigay natin sa ating choices. Alright. Si Uli Alirap. Nako, masyadong advanced. 200 years na raw, Pilipinas. Nako, malayang-malaya na siya. Advance mag-isip. Okay, di ba? So, yun. So, sa mga sumasagot yan, batiin lang natin sila. We have Alexandria. Hello. Micaela, to LBM, to Jeff Dice, to Noemi Penes, to Signo Marites. Ayan, sa lahat po sa Aileen Pase na nanonood. Yes, si Jay. Ayan po, hello po sa inyong lahat. Hello. Okay. So, guys, ito, update lang natin sa mga viewers natin, ano. Mamaya po, we have two, okay, we have two, tawag nito, final questions na ibabato natin sa dulo, wherein... Pili ko sobrang hirap na nito, partner. Pero po, no, para lang mabigyan natin ng linaw, maaari po kayong sumali sa ating first part, itong giveaway natin. Pero po, kahit manalo kayo ngayon dito sa ating giveaway, tawag nito, category, ayan. Eh, pwede pa rin kayong manalo sa ating major prize maya-maya. Okay? Mm-hmm. Ang galing naman. Oo, so, ano? Kaya sagot lang ng sagot. Yes. Pero dito sa first part, ayan, para mabigyan ng equal chance lahat, isang beses lang silang pwede manalo, partner. Yes. Kasi baka mamaya hakutin na nila yung lahat ng award, eh. Okay, ayan. So ulitin po natin ang mechanics natin para sa mga viewers po natin. Okay, magtatanong kami with choices. Yes. Okay? All you need to do is i-comment nyo ang letra ng sagot plus yung answer. Okay? Mm-hmm. Yung answer ng aming katanungan. Pero po, sa ating first part ng ating trivia, once lang po kayo pwedeng manalo. Tama. Okay? But, later on sa ating major prizes, pwede kayo ulit sumali. Kaya kung ako sa inyo, if you guys, alam nyo, nanalo na kayo or gusto nyo masigurado na mananalo talaga kayo, and also, ang mga kaibigan nyo at the flatmates nyo dyan, ayan po, nila. Yes, itag nyo na po para makasali sila, okay? Yes. At partner, syempre, huwag nating kalimutang salamatan ang ating major sponsor. Walang iba kundi favorite natin to kasi pagkain Pilipino. Sa UAE, lang iba kundi ang Jerry's Grill. So maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng Jerry's Grill, lalong-lalo na sa kanilang manager. Oo. Kasi dito kahit medyo alanganin ang budget mo, makakakain ka pa rin ng disente. Kasi very affordable at masarap ang pagkain sa Jerry's Grill. Saka meron silang sulit meals, partner. Kaya talagang swak to sa budget ninyo. At partner, naku, naaamoy mo ba yung naaamoy ko, partner? Oo nga, eh ano ba? Parang very destructive yung amoy na yan. Yes. Very mukhang masarap na amoy. Oo nga. Nakakagutom. Ayan, partner. Ito pala! Oo! Oh. Okay, so lapit tayo dito para sa mga viewers natin, ba? Wow! Fiesta! Welcome po sa aking bahay. Okay, guys, nag-ready pa namin kasi nga, what we want is for you guys to tag your friends, papatay tayo po sila na sumali dito, no? So, pag-uusapan muna natin ang pagkain ng Jerry's Grill. Yes. So, again, share. Kailangan po natin at least umabot tayo ng 200 to 300 viewers para po mas maging saya ang ating Pinoy trivia. At syempre, partner, para i-discuss sa atin kung ano ba itong mga pagkain ko. Tawag naman natin, samahan tayo ng manager ng Jerry's Grill. Walang iba. Andito ba si Sir Ding Abarieto? Yes. Ayan. Hi. Ayan. Hello, Sir Ding. Ayan. Okay. Welcome. Hi, Sir Ding. Happy 22nd Philippine Independence Day. Ayan. Partner, di pagitna natin si Sir Ding. Mm-hmm. Ayan. Kamusta ka naman po, Sir Ding? Yes, ayan. Sir Ding, may mensahe ka ba lahat ng mga sumusuporta sa Jerry's Grill? Naku, ngayong araw, ang dami ko makaya at nagsiselebrate ng araw ng kasalanan dito sa inyong restaurant. Wait lang. Ayan, nako. Ay, nako, ano kailangan marinig si Sir Ding ng ating viewers. Hello sa lahat ng nanonood. Ayan, good. Mm-hmm.
tayo. Sulit meals. Ayan. Affordable meals na as low as 21 dirham, makakakain na kayo. Sabi nga ni Sir Juni, makakakain na kayo ng disente. Meron na tayong only soup, only rice, and only iced tea. Mm-hmm. So, kompleto na, wala na kayong hahanapin pa. Meron yes. tayong five choices. Nandito yung ating all-time favorite na chicken inasal. Mm-hmm. And then, meron din tayo ditong inihaw na manok, beef sisig, beef kare-kare, and Jerez fried chicken. Lahat ng dishes na to comes with unlimited rice, iced tea, and soup. So, kompleto na. Oo nga, complete meal na nga siya. Ayan, at Sir Ding, meron kayong inihanda para sa amin. Ako, partner, ano ba saktong ditong pang merienda ito? Gusto mong siyempre, tikman? So, meron tayo ditong squid. Yes. Actually, ito yung top 3 na appetizers ng Jerry's. So, ipapatikim ko sa inyo ito. Ito yung ating tinatawag na crunchy squid head. Crunchy squid head. Partner, okay. Tikman natin yung crunchy squid head. Obvious partner, nagugutom ka. Go lang, go! And then, ito namang nasa gitna, ito yung tinatawag natin na tinapalumpia. Yes, actually, favorite ng lahat. May favorite dito sa tinapalumpia kasi mix siya ng chicken, tinapa, and cheese. Ayun. At ito po, syempre, wag natin kalimutan. Ito yung ating one of the bestsellers natin, yes. Ang chicken lumpiang Shanghai. Ayun, chicken lumpiang Shanghai. Lahat ng ito actually is a good for 2 to 3 persons. Ang biro ko nga sa mga loyal guests natin, depende sa gutom nyo po. Yes, kasi syempre, kung matakaw sila, siyempre. Itong isang buong plate, kayang-kaya nilang simutin, di ba, yes. Partner? Oo. Masarap pa, partner? Anong masasabi mo? Magandang totoong kumain, eh, no? Anyway, Sir Ding, para sa makaalaman lang ng mga viewers natin, ano, can you share yung ating exact location? Ayan, at saka contact number? Habang maya-maya iimbitahin natin ang ating mga officers and directors ng PhilSoc para matikman ang sarap ng pagkain dito sa Okay, so matatagpuan niyo po kami dito sa Burjuman Exit 1. Malapit po kami sa Rangbang. Ayun. Alright, so ito na. Tawagin po natin ang ating makakatulong kasi kailangan talaga mas malaman natin kung pasado o sa panlasa yes. ng mga officers and directors syempre ng PhilSoc. So ito, don't join us here. Okay, so isa-isa tayo. Ayan, so ano muna pong pipiliin nyo sa top 3 appetizers ng Jerry's Grill? At syempre, pinili sir yung crunchy squid head. Yes, crunchy squid head. Ang pair po ng crunchy squid head ito. Spiced vinegar po natin. Spiced vinegar. At lahat sila, iba-iba talaga yung sauce na pair, no sir? Ayan. Yes, yan po yung tinapa. Tinapa lumpia. Yes. Sir, kapag tapos na sila sa appetizers, ano naman po yung best seller niyo pagdating sa main dishes? Okay, speaking of main dishes, meron tayong bago ngayon yung ating meal treats na tinatawag. Okay, we have our next na titikim ng pagkain dito sa Jerry's Grill. Ayan, so habang tinitikman po ng mga officers, of course, and directors ng PhilSoc, ang tawag natin ang naka-display dito na napakasarap na pagkain from Jerry's Grill. Ayan, so ito, ano pa yung promotions natin ngayon ding, no? Kasi di ba, considering the situation ngayon, di ba, marami mga kababayan natin ang aware na di ba, parang hindi pa 100% fully open, na open talaga, katulad ng normal na pag-dining ng mga kababayan natin. Ano yung mga rules sa loob ng restaurant nyo para sa mga kababayan natin gusto mag-dine-in or mag-takeaway or magpa-deliver? Yes, syempre, pagpasok ng customers, kinukuna namin ang temperature. And kung makikita nyo yung arrangement natin, meron tayong 2 meters na agwat or pagita ng bawat table. And syempre, kaming mga lahat ng mga workers from frontliners up to the kitchen ay naka-mask and naka-gloves. Yes, and okay. Definitely, meron tayong regular cleaning schedule and sanitizing schedule. Ayun. Okay. So ngayon naman, tawagin muna natin ang ating idol pagdating sa kantahan, Miss Matilyn Laguno. Ayan, happy Philippine Independence Day daw po, sabi ni Mr. Kumar. Yes, and congratulations po, ma'am. Ayan. So pinili na rin, no, ang tinapa, lumpia. Mm-hmm. Favorite talaga, no? Kasi binabalik-balikan talaga yan. Lumpiang Shanghai. Lumpiang Shanghai. At batiin natin, no, yung ating viewers na favorite din daw itong ating Jerry's Grill na sponsor. Ayan, we have Nelda Escalante. Hello daw po. Yes. Sige po. Okay. Alright. Ay, mas mapili ang ating special guest, of course.
Yes, ang care niyang sauce. Ayan, tawagin ulit natin ang isa sa okay po. I'm Gina Salazar and yes, there are three types of food here. First one is the crunchy squid. Okay. So, ang feedback ko about the presentation is good and the taste is really yummy and it's not bland. And you know, the price is affordable. How much is it? Actually, ma'am, lahat po sila is 21. Yes. Okay. So like what we see here, this is the pinapa. Pinapa. My God, it's so yummy. The taste is so tasty. All right. And then the other one Lumpia is Shanghai. It's really fine. Excellent. So you cannot feel the pinch in your pocket. So that's why they're saying the price is only 20 dirhams and it's affordable. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. And of course, yung viewers natin. Ito kunin natin ang feedback, syempre. Yes. Kung ano po ang, ano po ang feedback nyo? Ang feedback, of course, you know, actually, I'm very particular about the taste. Mm-hmm. Para ma-recommend ko siya sa mga friends ko. And I can say that the taste, hindi lang masarap. Something that you can really recommend. Sabi nga, hindi lang pampamilya. Pwede talaga pang handaan. Kaya dito na tayo, party-party, di ba? Yes. And thank you very much kasi nakapag-taste ako. Okay. Yes, maraming salamat po sa lahat naman nag-join sa atin para tikman ang napakasarap na pagkaing Pinoy na very affordable dito sa Jerry's Grill. So, thank you na lang. Last na question natin. Oh, ito pa pala, of course, si Miss Matilyn. Ano kaya ang kanyang husga? Okay. Ever since, paborito ko talaga to. Uh-huh. Highly recommended. Alright. Wow. Walang kupas talaga. Ang sarap niya. Ayun. Kaya sa Pilipino, ano po, pag natikman? Hindi, meron siyang lasa na hindi magagaya ng kahit na sino. Eh. Tama. Kahit na yata ibigay ninyo ang recipe nito, walang makakagaya. Thank you very much. Kaya, ano bang ito ang paborito ko sa lahat. Yun. Okay. Kaya, may nanalo na. Ang kinuha ko. At saka ito. Yummy. Yumminess overload. Okay, so maraming salamat, Miss Madeline Laguno. Ayan, yun ang kagandahan sa mga officers natin. Alam nila talaga kung anong gusto nila. Yes. Okay, at hindi sila pwedeng linlangin. Okay? So ito na lang din, bilang panghuling katanungan natin, ay bago tayo mag-continue na sa ating Pinoy Trivia, ano na lang yung mensahe sa mga kababayan natin na ngayon ay naglipong tayo ng Philippine Independence Day? Ayan. Okay, so ang mensahe lamang in behalf of Jerry's Grill, nangit nga ni Miss Justine kanina, yung Independence Day kasi isine-celebrate yan araw-araw, hindi lang siya ngayon. Kumbaga, it's how we carry yung pagiging independent or malaya natin. Lalo na sa panahon ng pandemic, we can be independent in so many ways. All right. Yes. Okay, thank you so much. Thank you so much ng Jerry's Grill. Yes, okay, partners, ito na. Balik na tayo sa ating contest. Ayan. At ako yung isa sa mga viewers natin. No? Kahit pinapanood nila, talagang tuwang-tuwa siya sa ating food tasting. Sabi niya, sarap naman yan. Patikin naman, sabi ni Milo Torres at ni Brian Ruby Severet. Ayan. Ito rin sa mga nagtag ng friends nila, si Nelda at Nino. Ayan. Mm-hmm. Okay, so ito na. Ready na ba kayo? Ituloy-tuloy na po natin ang ating Pinoy Trivia. At ang ating pangatlong tanong yung galing sa iyo, partner. Yes, tama ka dyan, partner. Ayan, maiba naman tayo. Ako tayo sa Pinoy pop culture. Ito, bukang mahihirapan silang ipugal to. At saka, piling partner yung mga kapatch mo yung mga why not? Diba? Kung ito yung pagkakataon na silang mananalo, bakit hindi? Yes. So mag-ready na kayo lahat. Okay, ayan. Question number 3. Question. Saang pelikula ginamit ni hindi pala partner. Ay, kapatch mo nga. Okay. Ni Liza Soberano. Ang sikat na linyang pangit pa ako. Palit-palit pa ako. Ayun. Saan? Nanonood ba kayo niyan? Ano nakapanood? Yes. Napanood niyo yan? Ay, bigyan natin sila ng choices. Sige. Ayan, letter A. Ayun, may mga sumagot na. Mga followers ni Liza. A. My ex and wife? Or B, She's the One? Oh, alin kaya ang pelikulang yun? Ayan, natayin natin sila. Okay, natayin natin yung mga sagot ng ating mga viewers. Yan, so kailangan nyo pong isulat yung letter A and then kung ano yung title ng pelikula or B, ano yung title ng pelikula. Hindi po pwedeng A or B, B lang, okay? Yes. Ayan. So, hi kay Cynthia Charque Cabili. Cabiades, hi. Kay Julia, hello. Yanaline Hernandez, hello. At kay Kurt Carlo. Kanina ka pa niya binabati, Sir Julie. Batiin mo naman si Kurt.
Sino? Si Kurt. Hello, Kurt. Isa pa yung isa sa mga awardee natin kanina? Yeah. Okay. Alright, so ito guys, hintay lang natin ang pang-labing, pang-sampo, pang-labing isa, at pang-labing dalawang masagot ng tama ay ating mga winners. Okay? Yes. So kung tama na yung sagot ninyo, pwede nyo ulitin. Baka sakaling kayo yung sumako, no? Tamang ano yan. Tamang technique. Yes. Yes, oh, yun ang magandang style doon. Tama. Ayan. Nakakatuwa, sabi ni Eva, mag-partner talaga itong dalawang MC. Nako, partner, hello sa mga sumusubaybay sa amin. Malamang nanonood sila sa The Visa Center, yes, Facebook Q&A, Live. Every Wednesday and Sundays po yan, 6 PM Dubai time. O, diba? At ayan, ang dami ng sumagot. Nako, yung iba, mukhang hindi pa napanood yung pelikula. May sumasagot ng She's the One, may sumasagot ng My X and Y. Sasabihin ba natin yung tamang sagot, partner? Ayan, pwede kayo mag-Google, pero yun nga lang, kailangan po mabilis ang pag-Google nyo. Yes. Kasi, ang mauuna na pang number 10, pang 11, pang 12, na makakuha ng tamang sagot ang ating winner. So, ulitin po natin, isang tanong, tatlong winners po ang ating binibigay. Okay? Siyempre, huwag nilang sayangin yung pagkakataon. Mukhang yung iba, wala pang sharer badge. So, i-share nyo na po itong live stream sa inyong newsfeed. Make sure na naka-public siya para magkaroon kayo ng badge. Kasi sayang o yung iba, wala pang badge. Baka ayun kayo yung sumakto. So sigurado, ang dami na po nag-comment sa atin. Kaya ito guys, lalo na po, no, itag nyo na ulit ang inyong mga friends at i-share nyo po ang ating Facebook Live kasi kailangan po share, may sharer badge po kayo para po pasok kayo sa ating pa-contest. Okay? Yes, at kung napadaan lang itong video ito sa inyong mga newsfeed, ayan, abangan ninyo o makisali na kayo dahil ano ba partner ulit ang pwede nilang mapanalunan sa hapong ito? Okay, so sa ngayon, sa ating first part ng ating Pinoy Trivia, mamimigay tayo siyempre ng mga voucher at gift pack from our sponsors. And of course, maya-maya sa ating panghuling category, ito na, sa mga maswerte dyan at maaari na kayo makauwi sa Pilipinas ng libre at sagot dyan ng Cebu Pacific. Wow. At siyempre, yung isang prize pa natin, ano yun eh, hotel stay for two. Staycation. Yes, sa Pearl Hotel sa Omal Queen. At kasama na pong free meal yan, okay, nasagot ng Barako Grill. Wow, ang napaka-generous talaga ng ating sponsors. Iba talaga, no, kapag bayanihan ng mga Pilipino at gustong magpasaya. Yes. Okay, ito na. Sumunod na tayo sa ating sunod na katanungan. Ready na ba kayo? Ayan, so ulitin lang po natin. Kailangan nyo pong isulat ang letra at ang word na hinahanap natin. Okay, our next question is, kailan idiniklara ang araw ng kalayaan sa Pilipinas? Wow, napakadaling tanong naman yan, partner. Okay, kailan idiniklara ang araw ng kalayaan sa Pilipinas? A, June 12, 1898. Mm-hmm. Or B, July 4, 1946. So pwede nilang i-compute, no? 2020 minus 122, yes. Ilan? Anong taon ba yan? Ayun! So ayan, napakaganda naman nung sinema na yung partner. Parang yung mga hindi nalang marunong sa math ang hindi makakabigay ng tamang sagot niyan. So, ano to eh, pabilisan pero kailangan tumapat ka dapat na pang sampo, pang labing isa, or pang labing dalawa na nakakuha ng tamang sagot. Correct. At ikaw na ang ating mga winners. Alright? Alright, ayan. Pati natin si Soy Chico, kanina si Julia. Sabi niya, nako, nakailang share na siya, wala pa siyang badge. Huwag kang mag-alala kasi meron kang sharer badge. Mm. Ayan. Wow, may mananalo ng tickets galing kay Udi. And hindi ko mabasa, no? Mayroong Arabic yung pagkakasulat ng pangalan nila. Ayan. Oo. At syempre ngayon, ulitin lang natin. Syempre maraming salamat, no, sa ating mga sponsors for our Pinoy Trivia. You have Jerry's Grill. Thank you so much, of course, to Chinese Star Restaurant. And also to Face Cafe. Maraming salamat. Maraming salamat din sa Joy Bubble, Pinesville Mega Premium, Kamalig Kitchen, The Taste of Bicol, at Yang Yang. Ayun. Okay, so ano, na umabot na ba tayo? Ito guys, kailangan nyo po kaming kausapin. Ayan, yes. Maraming sumagot ng July 4, 1946. Kasi alam ko, partner, ang July 4 naman, di ba may mga nagsiselebrate naman ng July 4 eh. Pero hindi, diba? Parang 4th of July. Sasabihin ko ba? Nako, mukhang...
Okay, so ito po, sino kaya ang tumapat na pang sampo, pang labing isa, or pang labing dalawa na nakatama ng sagot sa ating tanong? Yes, at kung napansin nyo na, nako, mukhang alanganin kayo dun sa 10, 11, at 12th place, huwag kayong magilala kasi we have a total of 122 winners for our Pinoy Trivia. At bukod pa dun, may two main prizes pa. Tama ba ako, partner? Ayan. Okay, ito yung mga naka-top fan na, no? Maybe pwede na natin i-consider yan. Basta tuloy-tuloy nyo lang pong sumagot kasi maaaring delayed lang yung share badge sa paglabas. So ito, partner, tuloy na tayo sa ating question. Okay? Ayan, partner. Siyempre, pause muna tayo para dun sa mga talagang nag-iisip ng isasagot. Ayan. Let's take a break and let's all watch this BTR. We'll be right back. Okay, so welcome back guys sa ating Facebook Live. At ngayon, nandito tayo ulit sa ating Pinoy Trivia. Yes. Ayan, partners, siyempre bago ang lahat, ano, lalo na ngayon nakapag-ready na at medyo alam na ng mga viewers natin kung paano nga ba ang proseso ng pagsali nila at manalo dito sa ating Pinoy Trivia. Pero bago ang lahat, ipakilala muna natin ang bago nating kaibigan na talaga nagbuwis ng buhay para sa, ano yun? Ano yung segment niya? Sugod Bahay. Ayan. And ladies and gentlemen, we have Shalalu! Hi! Ayan. Okay. At nawala yung mikropono. Nako. Oo, nawala. At habang inaantay natin yung mikropono, purihin talaga natin siya, no? Kasi grabe yung sacrifice yung ginawa niyo kanina. Sobrang init, pero para lang makapagpasaya ng mga kababayan natin, talagang pumunta kayo sa kanilang mga flat, no? Oo, at saka hindi siya pwede, huwag ka naman sumagot kasi wala siyang mic. And then dito na. Okay, kumusta naman? Kumusta naging experience doon siya, Lalo? Well, masyado siyang grabing mainit. Yes. Tapos yung first naming bahay, grabe, walang wifi, makikipuconnect pa tayo. Ay, alam mo, kaya wala kaming, hindi kami maka-connect sa director dito sa loob. Grabe, super init. And of course, yung second bahay, aliw kasi nasa bahay. Tapos nakikita naman yung mga tao. Okay. Palimus. Okay. Pero sa Lalo, ito, ano yung pakiramdam na sa ngayong araw ng ating taon nito, ng ating Independence Day, meron tayong natulungan, no? Yung ikaw mismo personal na nag-abot ng tulong sa mga kababayan natin. Ano yung pakiramdam mo bilang isang Pilipino? Ako personally ang na-feel ko talaga yung talagang dapat maging kind ka sa tao. Sa ngayon sa panahon ng pandemya, grabe. Mm-mm. Kanina yung pangalawa, grabe yung kwentuhan bago mag-ere. Grabe, gusto kong sana meron din akong maibig tulong sa kanya kahit paano, kahit maliit. Pero at least by PhilTalk nakatulong ako kahit, yes, 'di ba? Ako Filipino community dito sa Dubai. You know, I'm so thankful sa PhilTalk. Yeah, I agree. Yes, para din sa mga viewers po natin, ang sarap talaga kapag ikaw yung nakapagbigay eh. Mm-hmm. Alam mo 'yon, sa totoo lang, kaysa ikaw yung tipong tumatanggap. Tama. So, kaya nga if you guys have extra blessings with you, yan, always remember po to share your blessings, no? Kasi nga babalik naman yan ng siksik liglig at umaapaw! Yes! Okay, siyempre hindi ka namin inimbitahan dito para pag-usapan talaga yan. Oh my God. Kasi nga, nakita na ng mga viewers natin kung gaano sila nag-enjoy sa ginawa natin sa ating Sugod Bahay. Ayan, so, pero, nandito ka talaga partner para husgahan. Okay? Yes. Ang napakasarap na pagkain ng ating sponsor ngayon. Sponsor, ayan, pasalamatan natin ang ating sponsor, ang Pinesville, Mega Premium Kamal, Kitchen Taste of Bicol at Yang Yang. Dahil ito po yung isa sa mga mapapanalunan ng ating mga viewers na sasagot sa ating pinag-reba. Titikman na natin in advance para sa inyo. Ayan. Handa siya. Yung nalibaan siyang tinidor. Oo. So ito lapit natin dito, no? Para sa mga viewers natin. So we have here Special Orlean. Yum. Yum. Yes. Yum. Perfect pang merienda. Yes. Oo. Tapos meron din tayong ditong special fish balls. Yes, ayan, may squid balls. Oo, pinangat. Imagine, meron tayong pinangat na spicy
At saka original. Yes. Ito partner, gawa ng mga taga-Bicol to. Ah. Yes, kaya sobrang na-miss ko to. So sa Gabos po na nanonood na taga-Bicol, maray na hapon po sa Indugo Boss. Ayan, sali po kayo sa ating Pinoy Trivia. Okay, Salalu. Ano na. Unahin mo? Ano yung uunahin mo dito? Kahit kailangan natin ng iyong honest review. Yes. Dahil nagutom na gutom ako dahil galing sa sugod bahay, uunahin ko yung ulam na... Okay, ulam agad. Ay, paabot po ng kanin. Maghahapunan na po siya. Kanin. So, okay, sige, eto na. Ito ang spicy. Yes. Okay, tingnan okay, para sa mga viewers po natin dito sa Pinoy Trivia, ayan, yung isa sa mga prizes na ipamimigay natin ay itong mga product na to, no? Kasi nga, ayan, pinangat, pero para ito ay spicy. Yes, para sa viewers mahilig natin. Mahilig ka ba sa manghang? Na hindi ko siya maangap. Yes, ang pinangat gawa siya sa gabi na may nyog. Minsan meron pa siyang mga fish na palamansin. Inuubos siya. Inuubos siya sa anghang. Lumalabang umuusok yung ilong niya sa anghang partner. Umuusok talaga. Nararamdaman ko siya. Masarap. Super. Bigla po kayong pinagpawisan, no? Kasi nandun siya sa loob at yung taste talaga ng anghang sasabog sa loob. At saka gusto namin talaga ma-enjoy mo ang pinangat na spicy kaya hindi ka namin bibigyan ng tubig. Oh, kaya may parusa pa rin hanggang ngayon. Nakakaloka naman itong portion ko. Okay, so ito naman, ito medyo malaki-laki ito. No? Yes. So meron tayong mga anong tawag dito? Perfect. So, bangus marinated. Okay, ito hot and spicy. Oy, manghang ulit. Oo. So meron tayong ditong bangus din na smoke. Pero siya gusto namin itry mo ang Hot and spicy. Sa bagay, galing ako sa labas, dahil ma-hot sa labas, yes. Hot pa rin. Yes! Okay. Okay. Dive na. Ayun na. Ito na po, mga kaibigan. At abang kumukuha siya ng hot and spicy bangus, hello? Nanonood ang ating labor attaché. Hello po, Attorney Felicitas Bay. Magandang hapon po. Ayan. And also, good afternoon to Dialyn Hernandez, to JR, to Christine Caringal, to Sharon Naparilla, to Norma Gavino at sa lahat-lahat ng mga nanonood dyan. Ito po, inintay lang po nating matapos kumain, syempre. Si Shalalu, para ituloy na natin ang ating pa-contest. Yes. So, Shalalu! Ako pa ba? Girl, tikim lang ang sabi natin. Kaya ang ginawa mo ay kain. Labon, partner. Ano ba yan? Kanin. Okay. Chairman, bigyan na to ng kanin. Ayan, pwede nang pwede na niyang ma-enjoy ang napakasarap siyempre na bangus. Salamat sa pagkain. Sa sponsor natin, Pinesville. Ayan. Ayun. Okay. Okay, Shalalu, maraming salamat sa iyo and siyempre happy Independence Day. Maligayang araw ng kasarilan. Bye-bye. At siyempre ito na partner, inaabangan ng viewers natin yung ating 122 giveaways. Yes. Ayan. At saka siyempre lalo na sa mga kababayan natin na nagbabalak na po talaga umuwi o magbakasyon sa Pilipinas kasi tayo no sa panahon ng pandemya ang pinaka nami-miss natin ngayon ay ang makauwi talaga sa Pilipinas. Tama. Philippines become more. Yes, more and more and more partner. Nawala ako doon kasi pinakita nun ng pagkain. Siyempre yung pinakagustong destination talaga natin kasi nga nandun ang ating mga mahal sa buhay. Akala ko nakita mo si crush kaya napahinto ka partner ha. Ayan. Okay. So ano ba ang mechanics? Na. Mm-hmm. Ano nga ba? Ulitin natin para sa mga kakanood lang ng ating live stream. Okay, para sa mga viewers natin, ito guys, bago natin ituloy ang ating Pinoy Trivia, ulitin lang po natin ang ating guidelines, ay ang ating mechanics ngayon. Ang kailangan nyo lang po ay sagutin, okay, ang ating katanungan. Yan, so minsan nabibigay tayo ng letter A or letter B na option, but kailangan nyo pong isulat din yung word na hinahanap natin sa ating mga tanong. Okay? Yes. At siyempre, maya-maya para sa ating tawag nito sa ating mga mas matinding prizes. Ayan po, mamimigay tayo ng two-way ticket to Philippines. And of course, tawag nito ang hotel stay sa Pearl Hotel at ang free meal na ibibigay siyempre ng Barack O'Neal. Favorite din natin yun. Napakasarap din ang pagkain dyan. Naku, natakam yung ating mga viewers partner. Ayan, si Alexandria, si Malu Ramos Urial, si Janaline Hernandez, at saka, ayan, nanonood si Alamuhali din sa Tol Dalamban. Hello, thank you for viewing. Si, ayan, si RCGB, nanonood din siya. At partner, ayan. Ito na, tuloy na tayo. Yes. Ayan, kasi nga nag-aabang na ang ating mga viewers. Ano nga ba ang ating sunod na tanong, partner? Ayan, para sa ating ika-apat na tanong, nag-post na po tayo, no? Nagtatanong yung viewers natin kung meron na bang mga nanalo. Meron na po, bale siyam na tao na po ang maswerteng nanalo ng ating giveaway sa hapong ito.
At para sa ating fourth question, eto. Totoo na to, partner. Mga okay. Pang-kabatch mo na talaga. Okay, to. Sige. Sino ang Pinay actress na nagkaroon ng non-speaking line role bilang security guard sa pelikulang The Matrix Reloaded? Ako, ako kilala ko yan. Talaga, partner? Ako, pili ko hindi pa ako pinapanganak. O, hindi naman. Hindi naman sa ganun ka sobrang tanda. Okay, yes. Pero di ba, para sa isang Filipina actress, makasama ka sa ganyang klaseng malaking pelikula, eh talagang isang karangalan yun. Yes. Okay, ano ang ating mga choices partner? Ayan, choices natin, letter A, Teresa Loizaga. Okay. Letter B, Bing Loizaga. Oh, konti lang pangalan difference. Pangalan lang ang pinagkaiba ng dalawa. Kaya kung sino lang. Na sa palagay nyo, ang tamang sagot is comment na po yan sa ating comment box. Yun, sabi ng viewer natin na si Rina Rico, sana din kami may kikiam habang nanonood. Naku, sagutin mo na yung question at baka kayo po yung manalo itong kikiam galing sa Pinesville. Okay, so dagdag lang po, no, reminder lang po natin sa mga viewers natin, especially sa ating Facebook post about sa, tawag nito, sa front row. Sa lahat po ng mga kababayan natin na gusto pong manalo, syempre sa papremyo na pinamimigay ng front row, kailangan nyo lang pong mag-comment doon sa ating pinost ng kanilang poster ng front row dyan. I-comment nyo lang po ang hashtag PhilSocPID at saka hashtag front row cares. Ayan, para makatanggap po kayo. Yung post na yun kasi, partner, ay para sa mga kababayan natin na no work, no pay. Wow. So, alam ko, lalo na sa grupo ni Adele, no, maraming mga kakilala ko ang natulungan talaga nila na mga naka-no work, no pay sa atin. So, maraming salamat sa, of course, front row. Yes, ayan, meron na tayong mga sumagot. Ayan. Okay. Sina Jay Katpal. Hi, Jay. Kay Gonzales Carol. Pabilisan to ng Google search. Oo nga, pabilisan ng Google search. Si Sheena Chris Marsan, ayan, si Christine. Partner, magbigay pa ba tayo ng isa pang tanong? Pero bago yan, partner. Ano ang sagot sa tanong na yan? Ayan, para sa mga viewers natin. Ayan, okay. So meron din tayong live na nanonood, streaming from California, USA. Hello po. Yes, and of course, okay, so yes. And of course, gusto ko rin pasalamatan syempre nanonood sa atin ang team ng Ilustrado. Ayan, si good afternoon po sa inyong lahat at maraming salamat sa panonood. Ito na. Ano ang sagot, partner, sa ating katanungan? Ayan, partner, ang sagot walang iba kundi letter A, Teresa Loizaga. Ayan. Congratulations sa mga nakakuha ng tamang sagot. So ayan, partner, up next, abangan nila, no? Makakasama natin dito sa ating live stream ang ating sponsor. Okay, live streaming from California, USA. Oh, ayun. Alright. Okay, so ito guys, ito, ibato na po natin ang ating kasunod na tanong para sa mga viewers natin dyan. Narinig ako, partner. Naku, mukhang favorite ng ilan sa viewers natin yung next na makakasama natin sa live, ah. Mm-hmm. Kasi balita ko, sikat itong banda. Alam mo ba kung ano to, partner? Hulaan mo nga. Parokya ni Edgar. Ay, ang galing. Nga, winner! Tama ka dyan, partner. Ay, kaya, panalo. Okay, abangan niyo yan. Sa pagbabalik ng Filipino Social Club Pinoy Trivia. Magandang araw mga kabayan. Heto na naman kami. Kami po ang Tech Pens na nakikisa sa pagdiriwang na 122 araw ng kasarinlan ng Pilipinas. Kami po ay nalulugod na ialay muli para sa ating inang bayan ng aming awitin na pinamagatang Kasarinlan. Kasarinlan! Nakamit na ba ang ating pinaglalaban? Kung nanulo ka sa bituan sa labas, maraming lalong at sila'y naganda ikas. Patulungan ako't inasam na pagbabago. Pagunat nating lahat, sunod mo, amahan ko. Kapayapaan ng bayan na siyang dapat mangyari. Hayop sa kapangyarihan ang ating iwaksi. Pagtulungan mamon, inaasam na pagbabago. Kalaban ng batas, subili mo, amahan ko. Kasarinlan.
kasarilan. Nakamit na ba ang ating pinaglalaban? Tayo lang naman ang nakakaalam. Kung isip mo'y balot ng buot at inggit, laging sanggap sa pagbabago, walang makakamit. Ang mulukas, rumaragas ang tukso. Matungis mong buhay sa mundo'y talikuran mo. Pangilayang mabuti, inasaw na pagbabago. Isigaw nating lahat, kalayaan ng bayan ko. Kasarilan, kasarilan. Nakamit na ba ang ating pinaglalaban? Tayo lang naman ang nakakaalam. Kung isip mo'y balot ng buot at inggit, labong salungan sa magbabago, walang makakamit. Kasarilan, kasarilan. Nakamit na ba ang ating pinaglalaban? Tayo lang naman ang nakakaalam. Kung isip mo'y balot ng buot at inggit, laging salungat sa pagbabago, walang makakamit. Laging saluat sa pagbabago, walang makakamit. Thank you. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Rosalyn. Binabati po po lahat ng ating mga Pilipino na nandito sa UAE na ng 122nd Independence Day. At nagpapasalamat po ako sa ayuda na aking natanggap ngayong araw. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat. Para sa mga viewers natin dyan guys na nag-aabang po at gusto po talagang manalo sa hapon na ito, kung sino man ang una, pangalawa at pangatlo makapagbigay ng tamang sagot, ay ating mga winners na agad-agad. Yes, at pero partner, gusto kong pasalamatan yung isa sa ating mga sponsor na nagbigay ng napakagandang bouquet na ito. Ayan, okay, partner. So ito perfect na perfect to. So maraming salamat syempre kay Mami Lynn Flowers. Thank you, Mami Lynn. Ayan, so pwede ito no sa mga birthday, mga... May celebration. Yes, bagong kasal, oo. Kahit... get well na mga messages mo. Pwede yan. It comes with flowers or Mother's pwede Day. Pwede take care. Or any event na meron po kayo. And if you guys need flower, kailangan nyo lang pong kontakin ang Mami Lynn Flowers and Gift Shop. You can call them at 0581497963 or you can email at mamilynflw@gmail.com. Yes, maraming so salamat po. Ang ganda nga ng kanilang pagkaka-arrange. Salamat po ulit sa inyo. Okay, so ito na, simulan na po natin sa mga viewers natin dyan. Again guys, ito, buhay na natin ulit ang ating hapon. Ang susunod nating tanong ay, ano ang opisyal na pangalan sa Filipino ng Philippine Independence Day?
Wow, ayan. Mukhang okay. Maraming malilito dyan. Yung first three na makakasagot, yun po ang ating mga winners. Okay. Yes, at ulitin lang natin para makasali kayo sa ating Pinoy Trivia. Kailangan po meron kayong sharer badge. So, yes. I-share nyo na po ang live stream na ito. At paunahan na po tayo sa pagko-comment. Okay, ito ang ating mga choices. A, araw ng kagitingan. Mm-hmm. Or B, araw ng kasarinlan. Ayan, okay. Napakadali ah. Hindi na ang kayo malilito. Ang unang tatlo na makakapagbigay ng tamang sagot ay ating mga winners. Yes. Ayan, congratulations daw sa meron lahat. Meron na ba? Sabi ni RCGB. Ayan, meron ang sumasagot. Hi din kay Bumagat Marley. Thank you for watching. Okay, bilisan natin. Ang ating tamang sagot ay A, araw ng kagitingan. Ayan. Kagitingan. Araw ng kagitingan. Ha? Okay. Ipaliwanag natin yan. Also known as Bataan Day is a commemoration of the fall of Bataan on April 9 of every year. April 9 yung partner, June 12 ngayon. So, araw ng kasarinlan. Tama ba? Yes. Okay. All right. Okay. Thank you partner, so much. Ayan, di ba? Nawawala na tayo. Okay. Partner, eh, sige na mag... Ito, ayan. Sumubukan muna, ha? Ito, ayan. Mag-face cafe muna tayo. Yun. O, teka lang. Gutom lang yan, partner. Okay, sige. Wait lang, bago itong lahat, kasi nga, kilala na natin kung gaano kasarap, syempre. Yes. Ang, tawag ito, ang bibingka ng face cafe. Unahin muna natin ito. So, oh, we have here, guys, nakikita nyo sa harapan nyo, no? Ang napakasarap siyempre na products ng Capricorn. Capricorn Bakery. So buksan natin to, partner. So ito po, anong nasa loob ng box? Wow! Look, oh! Ooh. Looks delicious. So ito ay? Ayan. Strawberry cheese pandesal. Uy, kakaiba yun, ha? Strawberry cheese pandesal. Usually, ubi at cheese ang pinaghahalo. Mas masarap pa sa ex mo. Ah. Ay, dahi, joke lang. Partner, ayan, tikman mo na partner. Ako, matay tayo dyan. Sige na, masyadong partner. Masyadong malaki. Okay. Ano masasabi mo, partner, sa strawberry cheese pandesal ng Capricorn? Sobrang lambot nung bread niya. Yes. Sobrang lambot. Tsaka mabango. Oo. Oo nga, pagkabukas pa lang ng box, maaamoy mo na agad yung scent ng strawberry. So, dapat ikaw din, partner. Yes. At alam mo ba, partner, ito yung matatanggap ng ilan sa ating viewers. So, abang na po kayo sa mga susunod pa nating tanong dahil kayo po ay pwedeng makatanggap ng ganito ka ganda, o di ba? Packaging pa lang, bongga na. Lalo pa yung lasa niyan for sure. Galing sa ating sponsor na Capricorn Bakery. Ayan. Sige nga, tikman ko nga rin yung strawberry cheese. At saka siyempre dito makikita pandesal. Nyo no, sa ating basket din. Ito may mga, marami siyang laman kasi nga meron siyang brownies, at iba-ibang mga, ano to, parang kilala mukhang ko may to. Toasted shawpaw pa ata dyan. Ayan o, may hopya. Mmm, sarap. Okay, so sa lahat, okay, sa lahat ng mga natatakam dyan sa mga napakasarap na Pinoy bread. Yes. Ayan po, available po yan sa Capricorn Bakery. Okay? Okay. Ayan, sa ating mga viewers, ito na, paunahan na po, first three to answer our question. Okay. Our next. Ito na. Ang sunod na tanong na dito sa Pinoy Trivia. Ay, ito na. Noong taong 2015, oong katan pala ito ng past partner, ang tambalang Alden Richards at Maine Mendoza ay nabuo sa Itbulaga ng GMA. Ang love team nila ay pumatok sa manonood kaya nagkaroon ng bagong segment. Ano ang pangalan ng segment na ito? Oy, ayun! Napakadali! Letter A. All right. Calle Serie. Calle Serie. Or letter B. Okay. Bulagaan. So ano kaya, partner? Alam nyo ba ang sagot? Ayan, i-comment na sa ating comment box below. At ang una, pangalawa at pangatlong makapagbigay ng tamang sagot ay ating mga winners. Yes. At syempre, shout out din sa Gonzales family na nanonood sa Bulacan. At siyempre, ulitin po natin sa mga viewers natin, 122 groceries ang ating ipamimigay. Okay, 120 groceries at dalawang major prizes ang ating ipamimigay later on. Meron tayong two-way ticket to Philippines at siyempre, ang hotel stay sa Pearl Hotel at free meal sa Barako Grill. Ang tamang sagot ay... Letter A, Calle Serie. Whoa! Okay!
Okay, congratulations sa mga nakasagot na. Kayo ako sa inyo guys, i-share nyo na at itag nyo ang inyong mga kaibigan para sila din ay makatanggap ng grocery mula sa ating mga sponsors. Ay. Ang sunod. Wow, ah. Napaka-supportive okay. Naman nila. Ang buhay sunod na tanong. Okay, yeah. Ito na ang ating sunod na tanong. Ready na kayo? Saan idiniklara ang araw ng kalayaan? Oy, yeah. A. Montalban, Rizal or B. Kawit, Cavite. Oh, yun. First three. Nako, comment na ito, medyo kabisa. Alam ko pa to eh. Madali sa sagutin eh. Yes, at para hindi sayang yung mga sagutin nyo, make sure na na-share nyo po itong live stream natin. Yung iba, sayang o wala pang sharer badge. Okay, so kailangan po pabilisan po ng sagot kasi again, ulitin natin ang una, pangalawa at pangatlong makakapagbigay ng tamang sagot ay siyempre mananalo ng groceries from our sponsors. Yes, kung hindi naman, gift voucher yung pwede nilang matanggap. Mm-hmm. So assorted talaga yung mga giveaways natin. Ito na, may natin. Mga sumagot na ng tama. Ang tamang yes. Sagot ay B. Kawit, Cavite. Okay. Yes, ayan na. Next question. Sa kantang Noche Buena, kay Sigla ng Gabi, wow. Anong putahe ang niluto ni ate? Ayun tayo eh. Madali lang eh, no? Ano kaya ang niluto ni ate? Letter A, lechon. Wow! Oy, sarap no, no? Oo, malapit si ate. Oo nga. Or letter B, tinola. Ay, so perfect yun. Diba? Alam mo bang kantahin yun, partner? Sige nga, kantahin mo nga. Nagluto ang ate ng lechon. Okay, so sa mga viewers natin dyan, isagot nyo na po ang tamang kasagutan sa ating yes. Comment box. Yan, so ito yung nakikita natin. May mga sumagot na ba? Ayan, but... Ayan, okay. At ang tamang sagot, nako, ayan na. Nako, yung may sumagot pa dito. Eh, yes, no? Tatlong winners po, kaya pabilisan yan. I-comment nyo na po sa comment box. 1, 2, 3, tatlo lamang po. May sumagot ng spaghetti, partner. Talaga? Iba, si ate. Social si ate. Okay, partner, ano ang tamang sagot? Tamang sagot ay manok na tinola. So yes! Letter B, tinola ang sagot. Okay, next partner. Ito na, ang ating sunod na tanong ay, sino ang tumahi aha. Ng watawat ng Pilipinas? Ayun. A. Okay. Melchora Aquino. Wow. Or B. Marcilia Marino Agoncillo. Napakadali niya, partner. Lorenza Agoncillo and Delfina Herbosa de Natividad. Ang dami naman. Nako, mukhang mahirap-hirap to, no? Oh, ang daming pangalan pala nung Dean, no? Kawawa naman sila. Kaya nga. Meron kayong mananalo nito? Oo. Yung mga masisipag mag-type ang mananalo. Yung unang tatlong masipag mag-type. Ayan. Giveaway na, partner, no? Okay, so marami-rami pa tayo mga groceries na ipamimigay and yes. Gift voucher from our sponsors. Kaya guys, ako sa inyo po, ayan, tutok na share our Facebook Live para po manalo din ang ilan sa mga kaibigan nyo sa panunood sa ating selebrasyon, siyempre, ng 122 taong ng ating kasarinlan. Yes, okay? Tama ka dyan, partner. Ayan. Okay, ang tamang sagot ay... Nako, wala pang sumasagot, partner. Meron na tayong Melchora Aquino. Yan, kilalang kilala. Anyway, speaking of ito mga Melchora Aquino partner, no? Para po sa mga viewers po natin, you are actually wearing a Gabriela Silang yes. Watch from Kaya Ko. Okay? Kayako.ph. Kung gusto nyo pong manalo ng Gabriela Silang Watch na yan, all you need to do is like nyo lang po ang Facebook page ng Kaya Ko at ang Instagram ng Kaya Ko. Okay? So, mananalo kayo ng limited edition luxury Filipino brand na Gabriela Silang. Alright. Yes! Pwede na bang iuwi ito, partner? Kaya nga, napakagandang ganda okay, ang tamang sagot ay, ito marami nang sumagot, B. Marcilia Marino Agoncillo, Lorenza Agoncillo, and Delfina Herbosa
di natividad. Ayan. Ayan. Mukhang mahaba-habang pagta-type yun, partner. May tanong lang ako ito. Dagdag trivia natin sa mga viewers natin. Sige, ano? Partner. Gusto ko sanang itanong ito, pero syempre, hindi ko itatanong kasi yan ang ating abangan mamaya. Yes, abangan nyo yan. Magbabalik tayo, partner, at i-welcome muna natin ang Jam Band. Magandang araw mga kabayan, heto na naman kami. Kami po ang Techpens na nakikisa sa pagdiriwang ng 122 araw ng kasarinlan ng Pilipinas. Kami po ay nalulugod na ialay muli para sa ating inang bayan ng yes, aming agiting na pinamagatang kasarinlan. Kanina madami to eh, pero tignan mo. Kasarinlan! Nakamit na ba ang ating pinaglalaban? Bituan sa labas, maraming lalong at sila'y naganda ikas. Patulungan mabot, inasam na pagbabago. Pakulat nating lahat, isunod mo, amahan ko. Kapayapaan ng bayan na siyang dapat mangyari. Hayop sa kapangyarihan ating iwaksi. Pagtulungan mabot, inaasam na pagbabago. Kalaban ng batas, sabihin mo, amahan ko. Kasarilan nakamit na ba ang ating pinaglalaban? Tayo lang naman ang nakakaalam. Kung isip mo'y balot ng buot at inggit, laging sa lunga at sa pagbabago, walang makakabit. Labanan mo lukas, lumaragas ang tukso. Matungis mo buhay sa mundo'y talikuran mo. Pangilayang maluti, inasal na pagbabago. Isigaw nating lahat, kalayaan ng bayan ko. Kasarilan nakamit na ba ang ating pinaglalaban? Tayo lang naman ang nakakaalam. Kung isip mo'y balot ng pukot at inggit, labo sa lunga sa pagbabago, walang makakamit. Hey! In the beginning, all was still.
But from that stillness came a breath. From a breath, a spark. From a spark, a dream. And from the dream, movement. With movement, we explored. Harnessing the winds, navigating the currents. Every step we took broadened our horizons, making our presence known and letting the world know us. With movement, we reached out. Hands joined, minds met, forging bonds set to the drumbeats of our history. Every pulse unique, but we are all one. Interwoven, intertwined, connected. The Bankota. Coming soon. Okay, so we are back, guys. Ayun, we apologize po, no? Kasi may mga technical mga problems na nangyayari. So ito nga kasi ang kauna-unahan na celebration natin ng Philippine Independence Day. Online. Yung online. At saka syempre, yung common na i-encounter natin kapag live. Mm-hmm. Right? So we apologize for that, guys. Pero dahil dyan, syempre, magbabalik po tayo at uulitin po natin ang ating nabanggit kanina. Ayan, para po mabigyan po natin ng syempre, ng chance yung mga ibang hindi nakarinig kanina. Yes. At syempre, for sure, walang nakasumagot. Ano? Yes, kaya pala. Oo. But syempre, ito, salamat again sa Face Cafe. Ayan, sa lahat mga kababayan natin dyan na natatakam sa napakasarap nilang mga pandesal at bibingka. Ayan po, lalo na sa mga kababayan natin na nasa Umalcueño, located po sila sa ground floor ng China Mall. Ayan, and to those who are here in Dubai, ang alam ko po, you can just check out their Facebook page kasi may mga scheduled delivery sila dito sa Dubai. Oo, partner. Tama ka dyan. So magpa-deliver na kayo, bisitahin niyo ng page ng Face Cafe. At ito ngayon trivia natin, partner, kanina. Sabi ko, ano ang tanyag na pamaskong kanta ni Jose Marichan na pinatutugtog sa atin kahit Setyembre pa lang? Ayon. So ang choices natin, A, Spirit of Christmas, at letter B, Christmas in Our Heart. So whenever narinig niyo to, di ba? Yes. Whenever if it's September, yes. Ayan, kumakanta na po siya. Tama. Ayan, so meron na tayong audio. Salamat po sa feedback, Sir Daniel Medios. Ayan. Okay, so kung sa inyo guys, sumagot na po kayo ang unang tatlo na makapagbigay ng tamang sagot ang ating mga winners. Yes. Kung pwede lang tayong sumali, no, partner? Yes, napakadali. So ito na yung ano natin, no, yung paraan natin para mag-enjoy ang mga viewers natin. Oh, nauna, syempre, they will have a chance to win groceries or voucher from our sponsors. Second, syempre, napapaalala natin sa kanila yung mga nakaraan, di ba? Yun. Mga impormasyon na kadalasan hindi na natin masyado nagagamit. Okay, pero yun ito yung mga ano very significant information na dapat hindi natin dapat nakakalimutan. Yes, diba? Kumbaga parte na ng pagiging Pilipino natin itong mga pinapatrivia natin sa mga kababayan natin nanonood ng live stream natin ngayong hapon. So, ayan na nga, partner. Ito na, may sumagot na. So, ayan, may nakakuha na ng tamang sagot. Ang tamang sagot ay letter B, Christmas in Our Hearts. Ayan, congratulations sa mga nakasagot. Ayan. So ito naman, susunod nating tanong, ano ang tinaguriang pambansang ibon ng Pilipinas? Nako, malapit sa puso ko yan, partner. Kasi hango dyan yung aking apelido, partner. Okay, alam nyo na ba? Letter A, we have Maya. And letter B, Philippine Eagle. Ano kaya ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nako, mukhang may sumagot daw ng mali doon. Ayan. Ano ang tinaguriang pambansang ibon, partner, ng Pilipinas? May sumagot, ostrich daw. lumaki lang. Okay. Pero kasi yung ostrich, di ba, hindi siya lumilipad? Hindi siya lumilipad. Ito kasi talaga. Matakot kapag lumipad yun, partner. Oo, di ba? Imagine mo. Pero kasi ito, lagi siyang simbolo to ng ano ng mataas na mga pangarap. Yes. Ayan.
So ano ang tamang sagot, partner? Okay, so I think we have three winners na. Ang tamang sagot ay Philippine Eagle. Correct, Philippine Eagle. So congratulations sa ating winners. Ayan. So ang next nating kanta, sino, oy, ang unang Pilipinang nagwagi bilang Miss International noong 1964. Ayan, sa lahat ng mga fans dyan, ng mga beauty pageant. Ayan, sumagot na kayo. Naku, mukhang lola ng lola natin to, partner. Kilala ba natin no? Yan, partner? Letter A, Margarita Moran. Or letter B, Gemma Cruz. Sino kaya sa ating dalawang choices ang unang Pilipinang nagwagi bilang Miss International 1964? Nako, naka-Google na yung iba dyan for sure. O kung kilala nyo man, ayan, i-type nyo na. Yes, i-type nyo na. Pwede din silang manghula, no? Isulat nyo lang. Okay, tsaka ulitin lang po natin again sa mga viewers po natin para guys manalo kayo ng Gabriela Silang watch. Yes. Na suot-suot ng aking partner ngayon. Kailangan nyo lang pong i-like ang Facebook page at Instagram ng kayako.ph. Yun. So ayan, may chance kayong manalo ng rilong to. Di ba? Limited edition watch. Oo. So 1,731 pieces lang po ang naka-release niyan at hindi na po siya dadagdagan kasi limited edition. Yes, na, so. Ayan. So may mga nakakuha na ng tamang sagot, partner. And mm-hmm. The correct answer is letter B, Gemma Cruz. So ayun. Siya ang ating Miss International 1964 at first Filipino and Asian, nako, women to woman no, to win the title. Wala pa! Nako! Ah, lahat ang sagot. Meron, may sumagot, pero pwede pang humabol yung iba. May dalawang nakasagot, okay. Pwede pang humabol, isa na lang. Ayun. Giveaway. Giveaway, ano? Ayan, hi sa ating sponsors sa Chinese Star Restaurant. Nanonood si Ma'am Joanne. Hi po. Yes. Siyempre, maraming salamat din sa iba pa mga sponsors natin ngayon. We have Jerry's Grill, we have Face Cafe. Yes, we have Chinese Star Restaurant. Joy Bubble. Mm-hmm. Yan. Eh, maraming salamat. And of course, Cebu Pacific. Isisingit lang po natin guys kanina po, no, in-announce na po natin sa lahat po ng mga viewers natin. Ayan po, gamitin nyo po ang ating travel bingo card. Yan, i-post nyo lang po ng public, okay, sa inyong Facebook page at isulat nyo po doon kung ano na po yung mga destinations na napuntahan nyo na and use the official hashtag SebXPhil Sige, partner, kaya 2020, okay? And at syempre, yung mga sasagot ng ating trivia, mananalo din sila, di ba, partner? Yes, totoo yun. Wow, okay. Ayan. So, abang eto na. Ready na ba kayo ang sunod na tanong? Hmm. Sino ang pambansang bayani ng Pilipinas? Sino? A. Dr. Jose Rizal. Natanong mo na daw ba ata to, partner? Hindi pa. Ay, natanong na. Oo, partner, naalala ko. Natanong mo na to. So, iba-ibang tanong, ibang tanong. Nako, partner, no? Nako, partner, ha? Tumatanda ka na. Ay, nako, okay. Partner, ha? So, eto, partner. Sige, may bago ka bang tanong dyan? Eto, mas mahirap to. Ano ang nasa likuran ng 1983... to 1994 mm-hmm. Flora and Fauna Series ng 5 centavos. Napakahirap naman yan, partner. A. Waling-waling or B. Sampagita. Okay, ano kaya? Okay. Nakuha, mahirap yung tanong mo, partner. Ah. Ano ang nasa likuran ng 1983 to 1994 Flora and Fauna Series ng 5 centavos noon. Ano yung nasa likod noon? Okay, waling-waling or sampagita? Hindi pa ata ako pinapanganak noon, partner. Ayan, para po sa mga viewers natin, i-share nyo na po itong live stream para magkaroon kayo ng share badge kasi sayang naman, baka kayo yung manalo. Diba? First three ang pipiliin natin.
Ano bang sagot dyan, partner? Medyo mahirap yan, ha? Oo, okay. So, sa mga malamang makakasagot nito, no, yung nakaranas mismo na nakahawak nung parang 5 centavos yan eh. 5 yes. centavos. Okay. Alright. Ang tamang partner. Sagot ay... Bangos daw ang nakalagay dito. Ang tamang sagot ay... Waling-waling! Yay! Congratulations sa ating winners! At ito naman, ito, naku, mukhang pang Miss Universe. Ito na, number 7. May number talaga. Anong taon na nalo si Miss Gloria Diaz bilang Miss Universe? Letter A, 1974 or letter B, 1969? Naku, favorite nyo to, for sure. Alam na mga viewers natin dyan. Yes. Oo. Maraming fan. 1974 or 1969? So, ano kaya ang tamang sagot? Okay, first 3 po na makakuha ng tamang sagot, makakatanggap ng gift voucher or grocery items galing sa ating sponsors. Or, abangan nyo pa kasi sa mga susunod na tanong, ang pamimigay na natin ay staycation sa isa sa mga hotels, sa Umalcuin, ang Pearl. Yes, at may libreng... pagkain pa siyempre sa Barako Grill. Na talaga naman, di ba? Halos lahat ng pagkain doon masarap. Masarap talaga. Oo, walang tapon. Oh, the best doon. Yes. The best doon. Kaya guys, huwag niyong kakalimutan yun if you happen to go to that place, Umalcuin, at nakaramdam kayo ng kahit konting gutom pa lang, okay? Pwedeng merienda. Yes, dumiretso na po kayo sa Barako Grill. And of course, huwag natin kalimutan, partner, ang inaabangan ng mga kababayan natin, ang two-way ticket natin, di ba? Yes. Kaya ngayon pala mag-isip kayo no, na something to do with yung mga, let's say, yung traveling, yung maganoon, mga travel questions. Mag-isip na kayo dyan. Kasi kung sino yung una, okay, kauna-unahan na makakapagbigay ng tamang sagot ay mananalo din ng two-way ticket to Philippines, syempre, sagot ng Cebu Pacific. Ayun, panalo! Ayan, partner, meron na tayong lucky winners. So let's proceed with the next question. Okay, so ako unang magbibigay ng next question natin ngayon. Ano ang gusaling nasa likuran ng lumang 10 piso na papel? Partner, yung mga tanong mo, pang oldies. Oo, kasi I am in front of the right audience. Ay, naka partner. A, Baraswain Church? Oy. Or B, Malacañang Palace? Ano kaya? Okay, sagutin nyo na po yan. Ang first 3 na makapagbibigay ng tamang sagot ay makakatanggap ng groceries or voucher from our sponsors. Yes, or practice nila partner para sa ating biggest question. So if question. You can guys, remember ang lumang 10 pisong papel, ano ang nasa likuran? A, Baraswain Church or B, Malacañang Palace? Okay, may mga sumagot na ba ng tama, partner? Ayan, meron ang sumasagot. Hi, kay Joe Kenneth, kay Elpas, RCGB, kay Oliver, kay Jackie, kay Doty, hello po sa inyong lahat. Thank you for joining our Pinoy Trivia. Okay, eto na. Ang tamang sagot ay Baraswain Church, known as the cradle of democracy in the East, the most important religious building in the Philippines, being the site of the first Philippine Republic. Ayun, eto naman ang ating tanong para sa Pinoy pop culture na category. Sinong Pinoy boxer ang kilala rin bilang Pac-Man? Oy, napakadali. Letter A, Flash Elorde. Or letter B, Manny Pacquiao. Okay. Ayun. Sino kaya sa dalawang magiting at tanyag ng mga boksingerong Pilipino? Uh-huh. Ang tamang sagot dyan. Kaya guys, isulat nyo na po ang pangalan ng tamang sagot para manalo kayo ng grocery or voucher from our sponsors today. Yes. Oh, wrong spelling, wrong daw. Para ano daw, fair sa ating viewers. Nako. First 3 to correctly answer, make sure to type the name of your answer kasi we will not consider letters. Tama ba, partner, as answers? Oo, yung letter lang dapat po. Isulat nyo mismo yung tamang sagot. Okay? Aside from the letter. Okay. Nako, sino kaya si Pac-Man? At ayan, may mga tama ng sagot. Yung iba, talagang maingat sa pagsispell. At dahil may winners na, ang tamang sagot ay si Manny Pacquiao. Okay? So, ang Pac-Man na nickname ay galing sa Japanese arcade game
kung saan Pac-Man din ang tawag sa game na yon. Okay. Okay, at ang ating sunod na tanong ay, ano ang kinikilalang pambansang martial art ng Pilipinas? Wow, ay gusto ko yan, partner. A, Arnis, or B, Yao Yan? Oh, bago yun ah. Ano yun? Ano yun? Yao Yan. Okay, ano ang kinilalang pambansang martial art ng Pilipinas? A, Arnis, or B, Yao Yan? Ano kaya? Ayan, may sumasagot na rin. So guys, make sure po to write the answer, hindi lang po A or B. Okay. So pwedeng A, Arnis, or B, Yao Yan. Yes. At syempre, make sure to share our live stream para din may chance yung friends ninyo na manalo. Kasi 122 na katao, partner, ang mananalo. At ang tamang sagot, partner, ay... A, Arnis is the system of Filipino fighting arts founded by Remy Presas as a self-defense system. Eto partner, ayun, para sa mga mahilig manood ng pelikula. Saang pelikula, hinango ang linyang ito? Okay. Walang himala. Okay. Ang himala ay nasa puso ng tao. Nasa puso nating lahat. Ayun. Ayan, so anong pelikula to partner? Letter A, Mula sa Puso, or letter B, Himala? Ayun, napakahirap namang tanong. Hirap, nako. Parang wala naman sa question ang answer nun. Oo nga. Nako, walang-wala, partner. Walang himala. Ano kaya ang okay, sagot? Okay, so viewers po natin dyan, guys. Ayan, tutok lang po kayo at sumagot po kayo sa ating trivia questions dahil namimigay po kami ngayon ng 120 groceries or vouchers sa ating mga makakapagbigay ng tamang sagot. Kaya kung ako sa inyo, yes, itag nyo rin po na makasali din ang inyong mga kaibigan. Itag nyo po sila sa ating comment box, okay? Yes. Para makasali po sila. Ayan, partner, may mga sumagot na. Syempre, obviously, the answer is Himala. Alright, okay, very good. Partner. Next question. Ano ang ating pambansang hiyas? Aha. Or gem? Pwede ba akong sumali, partner? Subukan ko nga, baka manalo ko. Coral? Or B, perlas? Ay, gusto ko yan, partner, ah. Ano ang ating pambansang hiyas? Ah, connected sa walang hi. Coral or B, perlas? Ah, napakadali naman yan, partner. Siyempre, alam na alam yan ang ating viewers. Ayan. Meron na tayong mga winners. Oh, malapit-lapit na guys. Palapit na tayo sa ating pinaka magandang tanong maya-maya kasi nga mananalo kayo ng TUI ticket to Philippines. Sagot sa atin ng Cebu Pacific. Maraming salamat pa sa ating sponsor at ang tama sagot ay B, Perlas. Nako, mali yung sagot ng ilan sa ating mali yung partner. Tahong, oo nga. Eto na, next question. Sa larangan ng sports ulit, pop culture. Kaninong anino ang nasa logo ng Philippine Basketball Association o PBA? Sino ba to partner? Sino kaya to? A, Alvin Patrimonio, or B, Robert Jaworski? Sino kaya sa dalawang ano to, no, athletes ang nasa anino ng PBA logo? Okay. Tingnan natin yung mga... Siyempre, idolo ng lahat yan. At kapag sila ang naglalaro na, no, talaga namang, tawag nito, grabe ang mga fans. Di ba? Yes. Sugod talaga yan. At pagkatapos ng laro, talaga namang pinag-uusapan. Yes. Parang walang ano yan eh. Parang walang ibang topic ang mga fans, kundi yung naging laro lang talaga. Okay? Correct ka, John Parker. Sino kaya ang idolo na yan? Okay, tingnan natin. Yan, ako, may sumagot Michael Jordan. Hindi po siya Pilipino sa pagkakaalam ko, ha? Ano ba yan? Partner. Mukhang nag-enjoy siya. Okay, at dahil meron na tayong winners, ang tamang sagot ay Robert Jaworski or letter B. So, si Big J na nagdi-dribble po ang nasa PBA logo. Ayan, na originally na-feature sa two generic players mid-air. Okay? Okay, next question. Ano ang tawag sa taunang pagdiriwang ng lungsod ng Davao bilang pasasalamat sa magandang ani at biyaya? Yun, okay. Malapit na. A, Kadayawan. B, Sinulog.
Bising sumagot si Derek eh. Ano ang tawag sa taunang pagdiriwang ng lungsod ng Davao bilang pasalamat sa magandang ani at biyaya? Ay, mukhang magandang okay. Sagutin yan, partner ha. A, kadayawan or B, sinulog? Oh, ano kaya yan? Sinulog ba o kadayawan? I-comment yun na? Ah, at ayan nga, naku, may nahuli. Jaworski pa ang sinasagot. Habol lang, malay mo diba sa iyong yes. Pangatlo. Ayan partner, apat na sila. Okay na. Okay, ang tamang sagot ay kadayawan. Celebrated during August of every year, its name derives from the friendly greeting madayaw. From the Baweño word meaning good, valuable, superior, or beautiful. Yes, para po sa mga napadaan lang sa kanilang newsfeed ang video na ito, may chance po kayong makapag-uwi ng gift voucher galing sa ating sponsors or grocery packs, galing din sa ating generous sponsors. All you have to do is answer our trivia questions. Yes, at ang pinaka, yes. Tatlong pinakamabilis na makapagbigay ng tamang sagot agad, ang ating mga winners. Tama. So again, ulitin po natin, namimigay po tayo ng 120 na grocery or voucher. At maya-maya po, meron tayong dalawang special na katanungan kasi nga, one winner will get a two-way ticket to Philippines, sagot ng Cebu Pacific, or a hotel stay. Wow! For two, ito ha, this is for two. At syempre, may kasama pang free meal, okay, from Barako Grill. Galing, napakaswerte naman yung winners na yan. Okay, so ito na ang ating sunod na tanong. Ano ang ating pambansang kahoy? Oh, naku, pagkain po yun. Yung sagot nila. A, talisay. Or B, nara. Oh, ano kaya? Letter A? Ano ang pambansang kahoy ng B, Pilipinas? Talisay? Or B, nara. Ayan. Meron na po bang nanalo? Meron na? Ayun, ang bilis sumagot eh. Napagmadaling i-type ang sagot. Meron na. Okay, ang tamang sagot ay nara. Congratulations. It is the national tree of the Philippines. Congratulations sa ating winners. Next question, sino ang kinilala na ama ng revolusyon? Letter A, Andres Bonifacio or letter B, Emilio Jacinto? Sino ang kinilala na ama ng revolusyon? Si Andres Bonifacio ba or si Emilio Jacinto partner? Okay. Yes, yeah, may sumisigaw na ng correct answers dito sa studio partner. I-comment ko na ang sagot ninyo. Okay. Yung iba, no, late na napapanood yung ating live, nara pa din ang sinasagot nila partner. Oh, we understand kasi depende yan sa signal, yes. Sa data nila. But of course, ngayon pa lang, gusto namin pasalamatan siyempre lahat ng mga sumasali, di ba, sa ating Pinoy Trivia ngayon. So guys, we wish na sana po yung mga winners natin. Ito ay nakatulong to, no? Kasi yes. Nga, oo, kasi marami pa rin sa mga kababayan natin, groceries ito, and this is very important. Tama okay? Ka dyan, partner. So ngayon, lalo na yung mga no work, no pay na nga, at hindi pa nakaka-uwi dahil wala pang pabili ng ticket. Ito na. Ito po, abangan nyo yung panghuling katanungan natin maya-maya kasi nga, libreng ticket po pauwi sa Pilipinas. Pero kung gusto mo book, kasi two-way to eh. So pwede siya sa mga naka no work no pay or sa mga gusto nang magbakasyon sa Pilipinas at nami-miss nyo na ang inyong mga pamilya. Okay. At ang tamang sagot ay letter A, Andres Bonifacio. Congratulations, right. Congratulations sa winners. Okay, ang ating next question ay ano ang national motto ng Pilipinas? Oy, may national motto ng Pilipinas? Tayo? Ikaw, partner, ano bang motto mo? Dream, believe, survive? Dream, believe, survive. Okay, A, isang bansa, isang diwa. Or B, makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Ayun, ano kaya? Diyan sa dalawang yan, medyo mahaba-haba, ano? Oo. Okay, ano ang national motto ng Pilipinas? A, isang bansa, isang diwa? Or B, makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa? Ano kaya ang tamang sagot? Ayan, i-comment nyo na. Ayan, congratulations sa mga naunang winners. Kukontakin po kayo ng PhilSoc team
Ayan, para po sa inyong prizes. And ayan po ang ating next question. Okay, ang tamang sagot ay, ayan, B, makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Wow, congratulations po. Ayan, meron talagang masipag na nag-type. Okay, and next question, partner. Ano ang mga nobela ni Dr. Jose Rizal na ikinagalit ng mga Espanyol dahil sa mga simbolo ng mga ito? Ito medyo mahaba, kaya sige papayagan ko na A or B lang yung sagot nila. Okay, letter A, No Limitangere at El Filibusterismo. Or letter B, Mi Ultimo Adios at Alahaventud Filipina. So alin ba dito? A o B? Pwede kayong manghula. Just type the letter of your answer. Okay. Ayan, meron na bang mga sumasagot dyan? Ano kaya? Ikaw, partner, ano bang hula mo? Well, A. Mm-hmm. Tama ba? Tama kaya? Tingnan ko nga, may mga sumagot na ba? Yan. Panglaban mo ay A, partner. Talaga ba? Okay. Kina-clarify dito kung pwede daw ba na buo yung sagot or pwedeng yung A and B lang. And B lang. For this question siguro since na-mention ko earlier. Oo, kasi medyo mahaba ka naman talaga siya. Pero syempre, we would appreciate if you can type, diba, type the whole answer ng mga novels niya. Yes, ayan. Meron na ba tayong winner? Madami na, partner. So, ayan. Congratulations, the correct answer is letter A, No Limitangere at El Filibusterismo. Okay. Oh, yun. Congratulations. Oh, ito na, para naman, ang sunod nating tanong para naman sa mga mahilig dyan sa pera. Wow! Sino-sino ang mga personahe na nasa 1,000 peso bill? Uy, talagang memorize to ng mga kababayan natin. A, Jose Abad Santos, Vicente Lim, Jose Falianes Escoda. Ang dami naman, partner. Or B, Diosdado Macapagal, Benigno Aquino Sr., and Melchura Aquino. Ay, sino kaya? For sino this kaya? One, they need to type everything, ba? Partner. Oo. So, lalo na yung may mga 1,000 pesos silip dyan sa inyong mga wallet. Silip na sa mga may 1,000 pesos alam dyan. Po nilo, alam po, malamang alam nyo dito ang tamang sagot. Yes. Okay? Kung wala naman, hulaan nyo na. Baka magkaroon kayo ng ano. Dirham ang chinek. Nako. Dirhams ba? Okay. So, ulitin natin sino-sino ang mga personahe na nasa 1,000 peso bill. A, Jose Abad Santos, Vicente Lim, Jose Falianes Escoda, or B, Diosdado Macapagal, Benigno Aquino Sr., and Melchura Aquino. They need to type the names, partner, or okay lang kung Oo, A or B? Oo, kasi medyo familiar names naman sila, so I think it's easy for them to guess. Okay, so for this item, you need to type the names. Mm-hmm. Okay. Okay. So partner, ano ba ang tamang sagot? Wrong spelling, wrong? Nako, napakahigpit okay, na ating... Okay, ang tamang sagot ay A. Okay, so letter A ang sagot sa tanong ni partner. Ayan, meron ng mga winners. Ayan, palapit na po tayo sa dulo ng ating mga trivia questions. So I think we still have like 5 more. Tama yes, ba Yes, tama ka partner. So ito na ang aking tanong. Bilang simbolo ng pag-aaklas ng mga revolusyonaryong Pilipino, ano ang pinunit nila sa harap ng isa't isa? NSO ba? Or visa? Letter A, resibo? Okay. Or letter B, sedula? Ano ang pinunit ng mga Pilipino sa harap ng isa't isa bilang simbolo ng pag-aaklas ng mga revolusyonaryong Pilipino? Nako. Dapat A, resibo or B, sedula? Yes, i-type nyo na kung resibo ba o sedula. Ayan, may mga sumasagot pa. Reseta! Nako, wala po sa choices natin ang reseta. Kasi yung resibo yan, malamang OFW yung mga yon. Resibo ng pagpapadala? Oo. Diba? Working visa? Nako. Nako, pangarap ng iba yan, kaya huwag yung yes, punitin yan. Yes, oo nga. Okay, at so, ang tamang sagot, partner, ay sedula, di ba? Okay. Yun kasi yung parang authorization nila. So, yun yung pinunit nila. Ikaw, partner. Ito, marami-rami na po, no? I think we already given like more than 100 prizes na. Yes. Yan, kasi nga po, bawat question natin, meron tayong tatlong winners. Kaya ngayon pa lang, we would like to say congratulations sa inyo in advance. Okay, sunod na tanong.
ano ang mga kulay na nasa watawat ng Pilipinas? Hoy, napakadali naman yan, partner. So wala tayong choices dito. Kailangan nyo lang sagutin kung ano yung apat na kulay na makikita sa watawat ng Pilipinas. Paano daw pag colorblind, partner? Itanong nila sa mga hindi colorblind. Ganun lang ang solusyon doon. Okay, so ayan, may mga sumasagot na partner. Basahin natin yung ilan sa comments nila. Na puro sedula pa rin. Yes, ano ang kulay ng nasa watawat ng Pilipinas? At ito ay makikita sa ating... Likuran. Ayan. Giveaway, eh, no? Uh-oh. Ayan, may mga sumasagot na, partner. Pula, blue, puti, dilaw. Dapat ba lahat Filipino words, partner? Well, dahil mabait naman tayo, so any color, walang problema dito. Okay. Okay. Alright, so yon, meron na tayo. Siyempre, yan ang ating tamang sagot. Nakikita naman natin, hindi ka Pilipino kapag hindi mo alam ang kulay ng watawat ng Pilipinas. Congratulations sa mga nakasagot. At ito na, partner. Nako, we're down to our few last questions. Kailan dumating ang Portuguese na si Ferdinand Magellan sa Pilipinas? A, 1624 or B, 1521? Talaga. For sure. Medyo naaalala ko yan. Oo, tatatak talaga sa utak nyo to kasi sa lahat ng history exams kasama to. At saka mga kanta eh, di ba? Yes. Dumaan yung kantahin mga partner? Huwag na. Sige na, partner. Ayan, kinakanta na nila. Sige na. Okay guys, so ano pang iniintay nyo po? Isagot nyo na po yan by writing down in the comment box below. Ayan, so mga dalawang tanong na lang tayo. Or tatlong tanong na lang at ibabato na natin ang ating special question for today. Tama, partner. Na nawawala. Ayun, lumipad yung ating special question. Ayan. So, ito. Ang tamang sagot ay letter B, 1521. Ayan. Alright, congratulations! Siya, at siya yung naka-explore ng Philippines, di ba? According sa record. At namatay siya sa Battle of Mactan. Okay, ang sunod na tanong. Ano ang simbolo ng asul sa ating watawat? Okay? Ano ang simbolo ng kulay asul sa ating watawat? Magandang tanong yan, partner. Actually, maraming variation to eh. Maraming definition. Yes, maraming yung version. Blue na yun. So, yung first na tatlo makakapagbigay ng tamang sagot ang ating mga winners. Yes. Okay? At syempre, partner, maya-maya lang no, after natin, ma-enjoy yung ating viewers ng live music galing sa isa sa ating mga banda dito sa UAE. So, dapat nyo abangan yan. Maya-maya lang. Ayan, may mga sumagot na partner. Ano ba ang tamang sagot, partner? Okay. Pwedeng kapayapaan, katotohanan, or katarungan. So, either one of that po pwede po nating i-accept as correct answer. Okay. Okay, next question. Ilang question pa ba sa'yo, partner? Ako, I have 3 more. Me too, 3 more. Okay, so okay. Ito. Saan kauna-unahang ginanap ang Misa Katoliko sa Pilipinas? A, Homonhon Island or B, Limasawa Island? Oy. Na pinagtatalunan ito, di ba? Mm-hmm, tama. Saan ba talaga? Saan ba talaga? So ito, may beat pang kasama. Clue! Sabihin ko. Clue, ginanap yung Misa noong March 31, 1521 sa Southern Leyte. So yan, ano kaya ito? A or B, Homonhon Island or Limasawa Island? Ano kaya ang sagot ng ating viewers? Lalo na yung viewers? Mga nakatira sa lugar na yan, alam na alam nila ang kasagutan. At marami tayong viewers mula sa region na yan. Tama ka dyan, partner. Hello, shout out po sa lahat ng mga taga dyan sa region na yan na nanonood sa aming live stream. Happy Independence Day. Yes. Ayan, meron na. Meron na. Ang tamang sagot ay... Letter B, Limasawa Island. Yes. Yes, tama po kayo. Doon po. Yes. Okay, ang sunod na tanong natin, ano naman ang simbolo ng kulay pula sa ating watawat? Ayun. Ayan, padali ng padali ang aking mga tanong. Yes, partner. Pang giveaway na. Ang pula ba ay nagsisimbolo ng... Okay, so pwede nyo pong isulat dyan ang inyong mga kasagutan sa ating comment box. Okay, ayan. So may mga sumasagot na ng sarili nilang version. Ano nga bang rinerepresent mo ng red sa ating watawat? Pwedeng ano, pwede ba akong magbigay ng sagot ko, partner? Para, yeah, so pwede naman. Pwedeng katapangan, di ba? Oo. So kilala natin kapag kulay pula. Matapang. Yes, matapang yan.
Or Pitulana, yes. Diba? Or tag-ABS-CBN. Ayan. Teka yun. Okay, so ano ba ang tamang sagot, partner? Okay, ang tamang sagot ay Kagitingan at Pagkamakabayan. Oh, nice. So Kagitingan is, I think, considered. Kagitingan. Okay, so next question. Sino ang president tumulong sa mga Holocaust Jews o mga hulyong inapin ng World War II? A. Si Elpidio Quirino or B. Si Manuel L. Quezon? Buti na lang, dalawa lang yung choices, no? Madali lang silang mamimili. Si Elpidio Quirino ba yan o si Manuel L. Quezon? Mm-hmm. Ikaw, partner, tingin mo, sinong tumulong sa mga Holocaust victims? Hindi ikaw. I think karapatan ko na magkaroon ng lawyer. Nako, partner, ikaw talaga. Mahirap sumagot, baka mali. Magalit pa sa'yo, no, yung mga viewers natin. At ang tamang sagot ay... Correct! Yung sumagot na yon, tama po kayo. Letter B, Manuel L. Quezon ang tamang sagot. So, sinave niya po ang 1,300 na Jews sa pagbubukas ng Pilipinas para tanggapin sila. Okay, so ito naman ang dagdag na napakasimpleng tanong. Ayan, parang tuloy-tuloy lang yung mga questions kanina. Ano naman ang simbolo ng kulay puti sa ating watawat? Ah, inubos mo na lahat ng kulay. Inubos mo na, partner, yung kulay. Kasi what we want is actually for our viewers na, di ba, na manalo sila and for them to receive yung ating mapremyo, syempre. Tama. Ayan. So para sa inyo, ano ang simbolo ng puti sa watawat ng Pilipinas? Yun, napakaraming pwedeng sagot, no? May mga sumagot na ba? Yes, partner. Ayan, may sumasagot na. Maganda yung sagot ng viewers. Okay, ang tamang sagot ay, it's either kalayaan, kapatiran, pagkapantay-pantay. Wow. Yun. Kaya, so, yun congratulations sa mga sumagot. At ang iyong last question at also ang aking last question. Ito yes, partner. Na. Actually, may isa pa, partner, bukod dito. Or pipili ba ako? Isa pa. No, okay. Isa pa. Sino na sinong Santo Papa ang bumisita sa Pilipinas at naging... Sino ang unang Santo Papang bumisita sa Pilipinas? A. Pope Francis or B. Pope John Paul II? So, taong 1981 sobrang, siya sobrang, bumisita. Sobrang kilalang Pope yan ng mga Pilipino. Yes. Kasi ka, diba, yung napaka... Malapit sa puso niya yung mga Pilipino. At saka, no, yung tawag nito, favorite niya tayong puntahan, no, kahit yes. na medyo risky ang kanyang buhay, talagang sangalan pa rin siyempre ng mga... Ng pagsaservisyo, no. Ng mga Kristiyano, yan, talagang tumuloy siya sa Pilipinas. Yes. Hello sa aming viewers, kay Irwin, Christian, Oliver, Jerly, Hayden, Diana Lane, Dina, at kay Jay na patuloy na sumasagot. Ayun, hello sa mga taga Sharjah na nanunood. Okay, we have Joe Kenneth, Gerald, thank you for answering. And the correct answer is letter A, Pope John Paul II. At taong 1981 niya po binisita ang Pilipinas. Okay, at ang ating panghuling tanong, ito okay, na. Sa ating easy round. Ayan. Easy round. Ang ating huling tanong ay, tama o mali? Wow. Mayroong tatlong version ang ating pambansang awit. Mm-hmm. Ayan, tama o mali version? Lang ang kailangan niyong isagot dyan. Ano may part? May jazz, may rock, tapos may... Meron bang tatlong version ang ating pambansang awit? Ano kaya? Ayan. So, kailangan niyo lang pong i-type tama or mali. Ah, madali lang ah. Tama o mali? Ano kaya ang sagot nila, partner? Ayan. Kasi ikaw, medyo, partner. Medyo nadidelay-delay. At to be honest, hindi ko alam na may mga ibang versions pa siya. Alam ko isa lang. Yes. Pero according sa history, actually nag-umpisa siya sa may isa na base sa tula na Pilipinas. Mm-hmm. May isa na Spanish, no? Yung Marcha de something Pilipina. Tama ba? March of Pilipinas, tama ba? Parang binigay na answer, my friend. Ay, ganun ba? At yung last, syempre, yung lupang hinirang na nga, which is the Filipino version. So, the correct answer is... Tama! The Philippine National Anthem has three versions. The Spanish Marcha Nacional Filipina, ayun, an English version during the Commonwealth era, and the official Filipino version, lupang
hinirang. Okay. Yes, so congratulations po sa lahat ng mga nanalo sa ating easy round. That's a total of 120. Ilan na ba? 19? 120. Okay, so I think ready na tayo, no? Yes, ito na. Last two final questions para sa staycation to Malquain and the two-way ticket, di ba? Okay guys, ito na. Para sa mga viewers natin, ito na yung oras na dapat gising kayo. Yes. Kasi ito na, ibibigay muna natin ang ating unang tanong. Ayan, para sa mga viewers natin na mananalo ng hotel stay, ayan, sa Pearl Hotel dyan po sa Umalcuin, at may kasama pang syempreng food voucher, ayan, or libreng, ano rin po? Ayan, sa Barako Grill. Yun. Okay, ready na ba kayo? Good for two. Yes, so pwedeng-pwede ito, perfect sa couple. I think the question will be coming from you para sa mga gustong manalo ng hotel stay. Okay, so 'di ba, sabi, nag-uusap kami ni partner nung isang araw at nalaman namin na yung watawat ng Pilipinas, original na watawat ng Pilipinas, ay hindi tinahe dito sa Pilipinas, partner. Oo. Yes. Ang balita ay sa Hong Kong. Ayan. Okay. So ang tanong natin sa ating viewers para sa ating staycation to Malquain na good for two with free meals care of Barako Grill, ayan, ay paano nakapunta ng Pilipinas yung ating watawat? Ayun ang tanong. Kasi paano, diba, kung tinahi siya sa Hong Kong, eh sa diba nga, sa Pilipinas naman, sa Kawit, Cavite, yes, unang winagayway ang watawat ng Pilipinas, sino kaya ang nagdala nun? Yes. Ayan. So sa lahat ng mga viewers natin dyan, pabilisan po tayo, okay? Isulat nyo na po sa ating comment box ang pangalan. Guys, please do check ang ating Facebook Live para po ma-check natin talaga siya yung unang sumagot. Yes. Sige, para specific, merong sasakyan, o diba? Merong ginamit na sasakyan. Oh. Hindi siya submarine, ayan. Okay. Para madala to yung matawat sa Pilipinas. Ayan, so habang naghihintay tayo na makapagbigay ng kasagutan ito, guys, reminder lang po sa mga viewers natin, abangan nyo po at 9:15 p.m. tonight. Ayo, makikita po natin o masisilayan po natin ang watawat ng Pilipinas na sa i-display sa the tallest building in the world, ang Burj Khalifa. Yes. Ayan, so kaya kung ako sa inyo, mag-alarm na po kayo, make sure po by 9:15 inakatutok po kayo sa ating Facebook Live ngayon, kasi meron live po tayong live, yes, meron po tayong team na naka-standby po doon para po i-share sa atin dito sa ating Facebook Live. Okay? Yes, at syempre, hello kay Macy Buad, Joyce Molina, Nori Molina, Beth Fornales, kay Faulty, tama ba? Faith, ayan, Faith Lee, and Russell Sabuad. Hello sa inyong lahat. At saka, partner, linawin natin sa mga viewers natin, ano, yung tinatanong natin kanina is tao po, okay? Yung kumuha. Yung sasakyan. Ah, yung sasakyan. Sabihin natin yung tao. Yung tao. Sabihin ang nagtahe, si Agoncillo. Binigay niya kay Emilio Aguinaldo, di ba? Mm-hmm. At si Emilio Aguinaldo, sumakay saan papunta ng Pilipinas? Ayun. Ano yung pangalan ng barko? O yun, ginagit na natin ha. Yung pangalan ng barko, para medyo mahirap. So may pangalan yung barko? Yes, may pangalan yung barko. Ano kaya? Ang pangalan ng gunboat na ito, na, eto pa, another hint. Mga Amerikano yung nag-provide itong gunboat papunta sa Pilipinas. So ano kaya ang pangalan nito? Oh, madali na, i-google nyo na. Mayroon na ba humula? Dito kabayo daw. Guy from Hong Kong to saka Philippines? Saka sabi ko si Jose Rizal. Ay, nako. Okay, ang tanong po ay anong pangalan ng yes. barko na sinakyan ni Emilio Aguinaldo para madala niya ang watawat ng Pilipinas sa Pilipinas? Yes, galing sa Hong Kong. Okay? Okay. So research na. At ang unang makapagbigay ng tamang sagot ay mananalo ng hotel stay sa Pearl Hotel. Ayan. Yes. At syempre, may masasarap pang pagkain mula sa Barako Grill. Ayun. At good for two ito. So, di ba? Perfect para sa mga gustong magbakasyon sa Umalcuin. Okay. So, meron na bang sumagot, partner? Tingnan natin. Clue. Two words ito. Okay. Ayan. I-google nyo na ano ang pangalan ng gunboat na sinakyan ni Emilio Aguinaldo papunta ng Pilipinas galing Hong Kong. At syempre, sa Burj Khalifa mamaya 9:15, abangan nyo po ang lighting ng ating Philippine flag, di ba? Yes, sa tallest building in the world.
Okay, so nakakatawa. This is actually the second time yes. na makikita na natin, okay? Makikita natin ang ating watawat na dinidisplay sa Burj Khalifa. Yes. So very rare itong mangyari. Yes. Okay, so ibig sabihin nito, partner, eh, talagang binibigyan ng importansya ng gobyerno ng UAE ang existence nating mga Pilipino tama. Dito sa United Arab Emirates. So mabuhay po tayong lahat ng mga Pilipino. Ayan. At again, happy Independence Day sa ating lahat. Okay, so we would like to congratulate. Meron ayan. Na. Okay, ito, meron po tayong winner. Congratulations, nanalo siya ng round trip ticket. Okay, from Cebu Pacific. Okay, Dubai, Manila, Dubai. Siyempre, congratulations to Cesar Shine Chi. Para po kayo para po mabalikan namin kayo. At para ma-claim nyo po ang inyong prize. Kailangan din po natin syempre ng inyong mga valid ID. Ayan, kailangan nyo po mag-send din ng inyong valid ID na kayo po ang nanalo. Okay, so ang pangalan niya ay si Shine Chi. Yes, at ayan nga partner. May tamang sagot na ba partner? Tingnan ko nga partner kung meron ng may tamang sagot. Puro barkong nakikita natin. Oo nga. Naku. Barkong galyon. Very... US Navy ship, Imperial Cruise. Ayun, meron na partner, may nakakuha na. Tama. Ang Mack Kulok, yun yung sinakyan niya. Yun yung pangalan ng gunboat. Okay, so verified so na to. Okay, ang ating winner ay walang iba kundi si... Baka mamaya may nauna sa kanya partner. Kasi double check natin para mas masigurado baka tayo. Baka hindi natin nakikita habang nagla-live tayo. Iko-contact sila ng PhilSoc para sure. Okay, basta alam natin na may winner na. So tama. Congratulations sa'yo. Okay! Ito na! Yay! Ang pinakahihintay ng lahat! Last na! Last really for tonight! Gusto mo ba maubuwi sa Pilipinas ng libre? Kasi nga, sasagutin na ng Cebu Pacific ang inyong two-way ticket. Okay, so tell your friends na malay mo, hindi nyo alam ang sagot. At least yung friend mo makakasagot. At least sa galing sa inyo, okay? Ay, Cebu. I think this is coming from the bingo. Yes. Yes. So, bali dalawa yung winner natin ng ticket. Verify po natin. Ayan. So, habang kakasigurado tayo, verify natin. Ayan. So, i-check natin. Oh, I see. Based sa bingo, doon na ibabase yun. Okay. Wala na sa trivia question. I guess we want to clarify that. Na-excite na naman tayo. Okay, maraming salamat sa lahat po ng mga nanood sa atin mula kayo ng alas 11 ng umaga hanggang sa ngayon. At tutok lang po kayo kasi tuloy-tuloy po tayo sa ating programa hanggang sa marating po natin mamaya ang oras na kung saan ay ma-share po natin sa ating mga viewers. Okay, ang pag-display ng Philippine flag sa the tallest building in the world, walang iba kundi ang Burj Khalifa. Yes, ayan, congratulations po sa ating winner ng isa lang. Round ticket na galing sa Cebu Pacific, si Cesar Shine G. Congratulations po, please contact Philippine Social Club team. And now, partner, eto na. Siyempre, welcome din sa banda UAE. Ayan, Bajong, Sam, EJ. Ayan, banda UA, maraming salamat po sa inyo. Yes, hindi, palakpakan natin sila, partner, dahil tutugtog sila sa atin ngayon, live na live, sa pagbabalik ng Filipino Social Club live stream. At muli po kami nagbabalik para sa last part ng ating Pinoy Trivia, partner. Ano ba ang dapat nilang gawin para manalo ng ating ticket, di ba? Bigyan natin paglilinaw na yung winner natin kanina na si Shine Chi. Nako, napakahirap i-pronounce ang kanyang pangalan. No? Siya po ay panalo ng Cebu Pacific ticket na from Dubai to Manila and back here in Dubai. Diba? Round trip ticket po yan. Based sa bingo na yes, yun ang ating sinagawa. Travel bingo ng yes. Cebu Pacific. At ayan. Dahil dyan, meron pa tayong natitirang isang ticket na i-draw.
Yes, at yan ang dahilan kung bakit tayo nagbabalik, partner. Yes, partner. Ayan, at syempre excited ng lahat para dito dahil ito na yung inaabangan talaga nilang papremyo this 122nd Philippine Independence Day. Tama yun. So kanina namigay na tayo ng 121 prizes yes, sa lahat ng mga nanood sa atin sa ating Pinoy Trivia. So ngayon para sa mga kababayan natin dyan, maswerte po yung mga nanood pa. Okay, yes. Patuloy na nanonood sa atin kasi nga even at the later on, no, 9:15 p.m., eh meron pa rin po tayong coverage syempre ng ating tawag nito ng for the second time, okay? I-display ang Philippine flag sa the tallest building in the world, walang iba kundi sa Burj Khalifa. Tama ka dyan, partner. At syempre abangan din nila dahil meron tayong OPM band na mag-entertain sa kanila, sa kanilang mga bahay, di ba? Mm-hmm. Dito lang yan sa Philsoc Kasarinlan 2020. Okay, so ito na. Para sa mga viewers natin dyan, guys, ito na ang huling tanong, okay? This is our 122nd question. At ang mananalo nito ay makakatanggap ng two-way ticket to Philippines. Siyempre, sagot yan ng Cebu Pacific. At siyempre, partner, ilinawin lang natin ang mechanics. Kailangan na na-share nila yung ating live stream. Dapat meron silang sharer badge. And of course, tama yung sagot at ang mananalo po ay yung ika-122nd correct answer. Okay, so ibig sabihin po, kung alam nyo ang tamang sagot, kailangan pwede nyong ulit-ulitin yung sagot or you can even offer yung tamang sagot na yun to your roommates or your flatmates. Hanggang sa kung sino man ang maswerteng umabot sa pinaka 122nd, yes. Yeah, correct answers, siya po ang ating winner. Ready na ba kayo? Ready, ready na, partner. Ano ba ang tanong natin para sa last Pinoy Trivia? This Kasarinlan 2020. Okay, ang ating tanong. Dahil nga sa ang Cebu Pacific is isa sa mga kilalang airline, okay, na mahal ng mga Pilipino. And of course, lagi nating sinasabi to, no, kapag if let's say if you wanted to travel to different island beautiful tourist destinations in the Philippines, of course you would only you would always wanted to be with Cebu Pacific. Yes, partner. Okay. So ngayon kung talagang traveler ka na, okay? Kumbaga naikot mo na ang mas maraming probinsya sa Pilipinas. Hindi ng province, islands pa ba? Oo, pati islands. Yes. Okay? So kung tingin mo, gala ka, masasagot mo ang tanong na to. Our question is, ilang isla mayroon ang Pilipinas? Wow, that's a very good question, partner. At syempre, di ba, para na rin iklaro natin sa lahat, no? Itong latest na number na hinihingi natin sa viewers natin ay based sa latest survey. Tama ba, yes, partner? Correct. And this is actually shown in 2016 by the Philippine Island Measurements Project, a special project conducted by the National Mapping and Resource Information Authority. So ito yung pinaka-updated na number ng islands ng Pilipinas. Mm-hmm. Ang sabi, marami daw lumutang ng mga islands pa pala. Oh. Okay? Or hindi pa nila na-count originally. Mm-hmm. Pwede. Okay, so kung alam mo ang sagot, i-comment na yan sa ating comment box at siguraduhin na kayo ang tumapat sa ating 122nd na nag-comment ng tamang sagot. Okay? Kung kayo po ay nasa Pilipinas or nasa ibang bansa, di ba, at wala dito sa UAE, pwede po kayong sumali at ibigay nyo yung prize para sa kamag-anak or kaibigan nyo na nandito sa Dubai or anywhere in the Middle East. Yes. And of course, I also suggest sa lahat ng mga viewers natin, you can also tag yung ilang mga kaibigan, yes, natin o mga kababayan natin na gusto nang umuwi, no, ang magiging problema lang nila is wala silang ticket pa uwi. Pampili ng ticket, oo. Ito yung maaaring magandang posibilidad na manalo sila sa ating huling katanungan na yan. So for the last time, babanggitin ko po, ilang isla mayroon ang Pilipinas? Okay, partners, so ngayon, pasalamatan natin ang ating mga sponsors. Siyempre, ang ating major sponsors, GMA Pinoy TV, GMA Life TV, GMA News TV International, Front Row, Cebu Pacific, Jerry's Grill, Radisson Blue, Direct, Alpha Media, Creative Exponent, Pinesville, and American Garden. At syempre, maraming salamat sa iConnect Global, Avenue Hotel, Prosperity, 8-Star Tailoring,
Capricorn, Pearl Hotel Omalquain, Barako Grill, Pearl Hotel Omalquain Retail Shop, Chinese Star Restaurant, Meraki Events Production, Joy Bubble, Expat Media, Visa Center, Face Cafe, I Am Worldwide, Barley, EFPS, Mr. Miliaflor, Mami Lin Flower Shop, Expat Media, The Filipino Times, and Kayako Watch. Maraming salamat sa inyong suporta. Yes, and once again, congratulations sa winner ng ating Travel Bingo, care of Cebu Pacific, si Ms. Cesar Shine Chi. Para po maklaim ang inyong prize, please message Philippine Social Club. Okay, so yun guys, maghihintay po tayo hanggang sa dumating sa 122nd, okay, or 122 correct answers ang makikita natin sa ating comment box. Yes, kaya sa lahat ng mga sumali, good luck. Yes, good luck. At syempre, abangan nyo po this 9:15 p.m. ang pag-showcase ng Philippine flag sa Burj Khalifa. Once again, that's 9:15. And of course, dito po, habang inaantay natin yan, partner, you will be entertained by our very own OPM band, di ba? Yes. Anong pangalan ng band nila ulit, partner? UAE, Banda UAE. Yes, napanood ninyo sila earlier dito sa live din na ito. Napahapon, no, or second part ng ating live dito sa Philippine Social Club. At saka ulitin natin, guys, live stream po natin, Hana, isi-share sa ating Facebook live ang display of Philippine flag in the tallest building in the world. Walang iba kundi ang Burj Khalifa. Kaya kung sa inyo at wala kayong planong pumunta mismo doon, lalo na at nag-iingat tayo, no, because we still need to do yung social distancing, ayan, para maiwasan natin syempre na mahawa tayo ng virus ngayon. So we prefer you guys to just stay at home and watch via Facebook Live dito sa PhilSoc Facebook page. Maraming salamat po. Yes, at ayan na nga, pwede kayong mag-request ng song sa ating OPM band. Ayan, tutok lang dito sa ating live stream dahil tutugtog pong muli ang Banda UAE.